Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronnie. Isa sa mga avid listener mo. Bago ko simulan ang kwentong ito, marahil ay karamihan sa atin ay narinig na ang kwento ni Teniente Gmo at ang baryo nito. Halos ganito din po kasi ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo. Pero karanasan naman ng aming ama. At kung paano siya nakaligtas sa kamay ng mga aswang. Bali ang kwentong ibabahagi ko ay ilalagay ko sa point of view ng aking ama. Natawagin na lamang natin sa pangalang Faustino. Lumaki ako sa isang lugar na pagsasaka ang tinatrabaho. At ang pangunahing produkto na tinatanim dito, mais at tubo. Sa dinami-dami ng pinapasukan ko, masasabi ko na iba't ibang tao ang nakakausap namin dito. May mga pagkakataon naman na yung mga nakasama namin dati, makakasama namin ulit. Depende sa kukuha sa amin. Isa sa mga nakilala ko noong mga panahon na yon, ay ang katukayo ko. Faustino din ang pangalan pero tawagin na lamang natin siyang Tino para hindi tayo magkalituhan dito. Si Tino ay sobrang naging matalikong kaibigan sa kadahilanang madalas ko siyang makasama sa mga trabaho noon. Lagi ko din niyang kasamang kainuman at may mga pagkakataon na doon siya sa bahay namin nakikitulog sa kadahilanang malayo ang tinitira nito. Hindi naman naging iba sa akin si Tino. Masasabi kong mahigit isang taon kaming magkakilala noon, kasama ng iba pa naming mga kaibigan. Hanggang sa isang araw, Sir Seth, nagkaroon ng malaking problemang pinansyal si Tino. Ang sabi niya sa akin noon, tagutom sa baryo nila. Wala daw mabili na karne at wala silang makonsumo. Natatandaan ko yun na medyo tagtuyot nga noong mga panahon na yon. Kaya naisip ko naman na baka lang talagang ang baryo nila ang natamaan ng taghirap, diba? Ayon kasi sa pagkakakwento nitong katukayo ko, ay talagang parang sinumpa yung baryo nila. Hindi maganda ang lupa na taniman. Nangangayayat ang mga alagang hayop at hindi nagtatagal ang buhay. Kaya naman pangangaso ang masasabi nilang pangunahing pinaghahanap nila ng pagkain noon. Pinahiram ko siya noon ng pera. At sa kabaitan ng aking mga magulang ay binigyan pa ito ng manok at mga itlog. Sa mga magtatanong, dekada 70 ito nang nangyari. Tuwang-tuwa si Tino noon. At pagkatapos ay sinabi niyang tatanawin niya umanong malaking utang na loob ito sa amin. Matapos ang tagutom at tagtuyot, nagsimula ang tagulan at nagsimula na naman ang pagtatanim sa bukid. Isang umaga noon, walang pasok. Nagulat kami ng mga magulang ko at kapatid nang makitang nasa may labas ng bahay namin si Tino. May dala itong malaking net. Tapos nung pinapasok namin, nilatag niya ito sa may lamesa. Isang hiwa ng napakalaking parte ng karne yon. Sabi niya, baboy daw. Bigay umano ng kanyang ama sa kadahilan ng nagpapasalamat ito dahil nakatulong yung naibigay namin noong tagutom sila. Namangha ang tatay ko noon. Anong klaseng karne yon dahil parang doble ata ng hita ng baboy yon. Ang sagot ni Tino, nakahanap umano sila ng mataba-taba at malaki-laking baboy ramo. At yung malaking parte ay talagang binigay sa amin. Mainit-init pa yon. Kaya naman hindi namin yung tinanggihan dahil sa totoo lang, hindi naman palagi sa amin karne ang kinakain eh.
Doon na rin na nanghalian si Tino. Masarap ang pagkakaluto ng nanay ko doon. May halo itong mga ricadas kagaya ng asin, bawang at luya. Kaya talagang wala kaming napansing kakaiba o kahina-hinala. At syempre Sir Seth, si Tino yun eh. Tinuring kong matalik na kaibigan, pinagkakatiwalaan, at halos wala na siyang pinagkaiba sa mga kapatid ko. Sa talambuhay ko ata, yung karne na yun ang masasabi kong pinakamasarap na natikman ko sa buhay ko. Hindi umabot ng 3 araw ang karne na yun. Araw-araw ay niluluto ng aming ina ang natira at yung tipong simot-sarap talaga yung pagkakakain namin nun. Umabot sa puntong laging sinasabi ni tatay kay Tino na kapag nakahuli ulit sila ng ganong baboy ramo, ay bibili daw si tatay pang konsumo at pulutan. Pero hindi na rin naman naulit yon, kahit na patango-tango lamang si Tino. Hanggang sa makalimutan na rin namin ang paghingi pati ang lasa nun. Mga bandang Marso ito. Simula na naman ang tag-araw. Matatapos na ang gapasan. Nalala ko pa noon na medyo namumroblema si Tino sa kadahilan ng taginit na naman. Tag-Toyota tag-araw. Taghirap na naman umano sa baryo nila. Baka mangyari na naman umano yung nangyari sa kanila noong nakaraan. Sabi ko naman kung sakali man ay sa bahay na lamang siya makikain kako. O di kaya ay makipulot kami ng palay na nakakalat kapag anihan tapos ay ipakilo namin. Natutuwa naman talaga sa akin si Tino. Pero ayun nga. Laking pagtataka ko ng ilang araw pa lamang ata matapos sabihin sa akin ni Tino yung problema niya. Ay siya namang yaya niya sa akin, Sir Seth. Sabi niya, inaanyayahan niya umano ako doon sa kanila. May handaan daw kasi, kaarawan ng kanyang ama. Siyempre, natuwa ako sa kadahilan ng makakapunta na ako sa lugar ng kaibigan ko. Nung nagtanong ako kung meron pa bang isasamang iba, diretsahan akong sinagot ni Tino na wala. Ako lamang ang pwede kasi nga kahit may handaan, ay taghirap pa rin ang panahon na yon sa kanila. Kaya limitado lamang ang pwede nilang imbitahan at sa parte niya, ako lamang daw ang napili niya noon. Napatango na lamang ako. Tapos ay ngumiti ito. Sabi niya na kung sasama ako at may tira pa naman pagkatapos ay makakapag-uwi pa naman ako. Lalong-lalo na umano yung karne na gusto ng aking mga magulang noon. Doon ako na-excite kahit papano. Kaya sabi ko, sige. Gabi ang handaan. Hindi ko naman ipinagtaka dahil sa ganun naman talaga sa probinsya. Lalo na kung manginginom at nagpupulutan ang mga nandun noon. Pagkatapos namin sa may tubuhan, bandang alas 4 ay binaybay na namin ang lugar pa uwi kila Tino. Kalahating oras, 1 oras, hindi. Inabot kami ng 2 oras noon. Partida at nakabisikleta pa kami. Nakaangkas ako sa kanya pero kasi pagdating sa paakyat na parte, ay kailangan na naming maglakad kasi mahirap ang paakyat noon. Napatanong ako noon kay Tino na kung ganito ba ang araw-araw niyang pagpunta at parito sa lugar nila. Umuo lamang ang kaibigan ko na ito. Sabi niya, wala naman daw ako dapat ipag-alala dahil sasakto lamang naman ang pagdating ko doon. Bigla siyang may sinabi na gagabihin daw talaga ang handaan. Lalo na kung wala pa yung pagkain. Nung tanungin ko siya kung paanong wala, natawa lamang siya at sinabi niya, baka nagkakatay pa lamang daw sila. Nakakarinig na ako ng lagaslas ng ilog noon, ng batis. Kaya alam ko na may tubig malapit doon. Kami dati ay doon bumabase sa ilog. Pwede mong baybayin yon. Aalamin mo lang kung saan direksyon ka pupunta. At babaybayin yung ilog at makakarating ka na sa paroroonan mo. Nalaman ko na lamang na malapit na kami. Nang magsimula na akong makakita ng liwanag ng mga ilaw ng apoy. May nakita akong bakuran pero nung
Papalapit na kami. Bigla akong napatanong kay Tino. Pre, akala ko ba baryo to? Bakit kayo lang ata may bahay dito? Hindi na lumilingon si Tino sa akin noon. Habang sinasagot ako ng komunidad lang to katuks. Kami-kaming mga angkan. Pero malawak yan dyan. Hawak namin tong lupain ito. Habang papalapit kami, napakatahimik ng paligid. Pero noong malapit na kami sa tarangkahan ng lugar nila, bigla akong nagulat sa nakita, Sir Seth. May karamihan sila. Maraming mga tao. May mga kanya-kanyang pwesto na lamesa. Oo, abala sila noon sa kani-kanilang gawain. Pero ang hindi ko maintindihan noon ay para bang halos lahat ng mga mata sa akin nakatingin. Mula sa kalalakihan na nagiinuman at abala sa may lutuang kawa hanggang sa mga kababaihan na may kani-kanila ding toka sa handaan. Natanong ko si Tino kung lahat ba yon ay mga kaanak niya. Bakit napakarami? Ang sabi niya hindi. Yung iba daw ay dala din ng mga kamag-anak nila na kasama din nila sa trabaho. Maya-maya pa, tumayo ang isang lalaking pinakilala ni Tino bilang ama niya. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Ador. Ang sabi niya, "Bakit ngayon lang yan?" Ganon ang pagkakasalita niya. Hindi bakit ngayon lang kayo, kundi bakit ngayon lang yan. Na para bang may pinadala lamang itong si Mang Ador ng gamit sa anak niya. Nagpaliwanag naman si Tino noon. Pagkatapos ay pinakilala ako. Ngumiti ang ama niya. Itim na itim ang ipin ito na parang kumain ng tinta ng pusit. Sabi niya, "Aba, siya yung kapangalan mo, no? Sige, iho. Pasama ka na lamang dito kay Tino at kumuha na kayo na makakain at makapwesto na." Sabay baling nito kay Tino at sabi, "Busugin mo yan, ha." Kinilabutan ako kahit papano nun. Para bang may mali sa paraan ng pagkakasabi ni Mang Ador sa akin. Hindi ko talaga mawari kung ano pero alam ko na merong hindi tama nun. Dinala ako ni Tino sa isang mesa na halos lahat ata ng luto ay mamantika nun. Iba-iba naman ang putahe depende sa amoy. Pero ang napansin ko lamang ay parang iisang lutuan lamang ang ginawa sa pagpapalambot ng karne at sa rikadas lamang nagkakaiba. Para bang karinderya. Hinayaan ko na lamang ito. Nung kainin ko ito, Sir Seth, aba, napakasarap. Pamilyar na pamilyar yung lasa nun. Kasing karne ito nang dinala ni Tino sa amin. Natuwa ko noon na sobrang dami kong kinuha kagad. Magkatabi kami ni Tino pero ang napapansin ko sa kanya ay kumuha naman siya ng pagkain sa kabilang mesa. Halos kaparehas lamang din ang kinakain ko pero sa kabilang mesa talaga siya kumuha ng putahe niya noon. Doon, natanong ko sa kanya kung nakahuli ba ulit sila ng Baboy Ramo na katulad ng kinain namin noong nakaraan. Sabi ko, "Padalhan mo ako. Pabayaran ko na lamang kay Ama." Walang ano-ano, sumingit ang tatay niya. Bigla na lamang itong nanghimasok at ang sabi, "Nako, sa inyo pala binigay ng anak ko yung karneng itinakas niya. Magaling." Humingi ako ng tawad noon. Tapos sabi ko ay hindi naman namin alam kasi akala namin pasasalamat lamang ng pamilya nila. Tapos ang sagot ni Mang Ador, "Ayos lang. Mapapalitan din naman yung karne na yun na nawala. Tsaka alam mo ba, sa tradisyon namin dito sa bundok,
mas masarap ang karne na galing sa kumain ng sariling kalahi. Katulad na lamang ng baboy ramo, tapos kumain ng kauri niyang baboy ramo. Mas masarap ang karne nun. Kapag tao, ganun din. Pag kumain ng kapwa tao, lalong sasarap ang karne. Sabay nagtawanan ang mga magkakamag-anak nun. Napalingat ako sa paligid nun. Nakangiti ako. At yung iba pa, pero yung iba talaga ay naghalakhakan maliban kay Tino. Siyempre akala ko may halong biro yun eh. May mga kasabayan kaming kumakain. At yung iba naman ay sa pagkakatingin ko, yung mga naimbitahan, pero mas marami pa rin ang mga kaanak. Naubos ko na yung isang plato nun. Kukuha pa sana ako dahil pakiramdam ko, hindi man lamang bumigat ang tiyan ko. Pero noong pakuha na ako, dito na ako inawat ni Tino. Sabi niya sa akin, mamaya na daw ulit ako kakain dahil baka maisuka ko. Iikot-ikot muna kami. Narinig ito ng isa sa mga kamag-anak niya. Ang ginawa ng kamag-anak niya na ito, halos hatakin ako at kunin yung plato ko para kumain pa rin. Ramdam ko, Sir Seth. Ramdam ko kung paano ako pinagtitinginan ng mga tao doon. Hindi ako praning o assuming dahil nakatitig po silang lahat talaga sa akin. Maliban doon sa ibang mga bisitang tahimik at patuloy na kumakain. Agad na hinarangan ni Tino ang kamag-anak niya. At ang sabi ng kaibigan ko, Tiyay, maya-maya na. Iinom din kasi kami kaya baka maparami. Agad itong ikinasama ng titig ng sinabi niyang tiyahin. Hinatak ako ni Tino at ang sabi sa akin ay, hindi pa daw pala namin naaayos yung dala kong gamit nun. Ilalatag lamang daw muna ito sa kwarto niya. Pumasok kami sa bahay nila. Gawa sa kahoy pero may kalakihan ang bahay ng kaibigan ko na ito. Ang daming kwarto. Napapansin ko sa loob ay yung mga bintana na may mga nakasabit na kung ano-anong palawit na parang mga buto, mga ipin, mga basag na bungo. Hindi ko na lamang ito binigyang pansin sa kadahilan ng alam ko namang pangangaso ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga tagaroon. May mga malalaki silang lusong. Tapos ang dami nilang malalaking itak na talagang pangmalakihang huli na yung tipong kayang tumaga ng mga malalaking hayop. Ganon. Pumasok ako sa kwarto ni Tino. Maliwalas naman ang kwarto niya. Meron siyang bintana. May mga libro din doon ng kaibigan ko. Iba't ibang baitang libro na yon. Magtataka ka kasi hindi naman nakapag-aral ito pero yung koleksyon niya ng libro, akala mo nahalughog na niya yung buong paaralan. Mahilig lamang daw siyang magbasa. At ang sagot niya kung saan kinuha, basta. Nag-ayos na ako ng gamit ko. Itinuro sa akin ni Tino ang pwesto ko mamaya. Kaya doon ko na nilatag yung lagayin ko ng damit noon. Magkikwentuhan pa sana kami ni Tino noon. Nang walang ano-ano ay meron kaming narinig na sigawan sa may labas. Sabay kaming lumabas sa kwarto niya. Pero hanggang pintuan lamang kami ng bahay at sa bintana na rin kami sumilip noon. Nabutan namin na merong nagwawalang lalaki sa labas ng lote nila Tino. Akap-akap nito yung anak niya. Mga lima silang may dalang apoy noon. Kitang-kita ko na itinutok nito nang nanginginig ang itak sa isa sa kamag-anak ni Tino. At sabi nito, "Wag na wag mong idadama yung anak ko sa kahayupan at kagutuman yung mga hayop kayo ah. Ikaw, kaibigan kang tinuring ng anak ko. Tapos dadalhin mo siya dito sa pamilya niyong puro." Hindi na natuloy nang nanginginig na lalaki ang sasabihin. Dahil biglang nakisingit ang tatay ni Tino nun. At ang sabi, "Karawan ko ngayon, bossing.
Kung gusto nyo, iuwi nyo na yung anak nyo. Wala namang pong pipigil sa inyo. Nagkusay ang sumama. Tsaka, huwag nyong imasama ha. At kami ay tumanggap lamang din ng bisita hanggat kaya namin. Tsaka huwag ka manggulo. Sige ka. Kapag nasira yung mood ko, baka hindi na kayo makauwi. Natahimik ang mga nasa labas ng bakod noon. Lalo na noong nagtayuan ang ibang mga lalaki na kamag-anak ni Tino. Medyo wala nang imik na naglakad ang mga lalaki pero bago tuluyang makalayo, nagparinig pa yung matanda na sumundo sa anak nito na, "Kapag hindi kami nakauwi sa pamilya namin ah, alam na mga taga sa amin na nanggaling kami dito." Tapos ay tuloy-tuloy nang naglakad ang mga ito. Nung malayo na, nagsitawanan ng mga tao doon. Sabi pa, baliw ata yun at kung ano-ano o mano ang pinagsasasabi. Dagdag pa ng tatay ni Tino, huwag nang pansinin ang mga nanggugulo. Dahil yung lugar naman daw ng mga yon ay may mga nagtatanim ng mga halamang, alam niyo na, bawal na gamot. Ituloy na lamang umano ang pagkain. Maaga pa umano ang gabi. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Parang gusto ko nang umuwi na parang hindi ko na gusto yung pakiramdam sa lugar na yon. Naudlot yung pag-iisip ko nang marinig ko ang tawag ni Mang Ador kay Tino. Sabi niya, "Tino, nasa na yung katukayo mo? Halina, may mga bagong luto dito." Tiningnan ko si Tino noon. Sa tagal ko ng pagkilala sa kanya, alam kong may gusto siyang sabihin kaya ako na ang nagtanong. "Tino, may problema ba?" Saglit na napahinto ang kaibigan ko. Bago ito nagsalita na sinagot ang ama. "Saglit lang tay, may nakalimutan kami sa kwarto." Niyaya ako ni Tino na pumasok ulit sa loob. Na para bang may gusto siyang sabihin noon. Niyaya ako ni Tino na pumasok ulit sa loob ng kwarto niya. Pagkarating doon, hindi ito nagsalita. Sumenyas ito na nagsasabing huwag akong maingay noon. Sumulat siya sa pahina ng isa sa mga libro niya. Una niyang sinulat, "Huwag kang maingay. Maririnig nila tayo. Malakas ang pandinig nila. Pero sana, pagkatiwalaan mo ako." Agad na may kinuha ang katukayo ko na tatlong maliliit na tube. Isang may lamang puti na durog, isang may laman na itim na durog nun, at isang likido. Sumulat ulit ito ng asin, abo at langis. Kapag kakailanganin ko ang asin at abo na ibuhos sa kanila, gawin ko yun kahit tingi lang. Ang langis naman kapag hahabulin at hahanapin ako, magkubli ako at ilagay sa bato ko ang kahit konting patak nun. Mainit umano sa batok yon, pero hindi nila ako maamoy. At ang panghuling sinulat niya, "Pagkatiwalaan ko daw siya. Kahit anong mangyari ay pagkatiwalaan ko siya." Humingi na rin siya ng tawad noon. Kinakabahan na ako noon pero isa lamang ang sinisigurado ko. May hindi magandang balak ang mga tao doon sa akin. Kung tao man sila. Hindi na kami nagkaroon pa ng ibang usapan dahil bigla na lamang dumating si Mang Ador at pinatawag kami noon. Sinabi naman ni Tino na nag-aayos lamang ako ng gamit at meron lamang akong tiningnan sa isa sa mga aklat ng kaibigan kong yon. Nagulat ako nang bigla akong akbayan ni Mang Ador. Napakabigat ng pag-akbay na yon. Tapos ay ramdam ko yung pawis nito. Hindi. Hindi lamang simpleng pawis yon. Para itong bagong ligo na hindi ko maintindihan ang amoy. Amoy langis ng niyog.
pero amoy anghit. Talagang gumapang ang kilabot at pandidiri sa katawan ko nun. Hindi kalakihan ang ama ni Tino pero nung hatakin niya ako palakad at palabas at halos itulak ako sa pwesto ko sa mesa ay para lamang akong bata na hindi makapalag. Gusto mo ng tuba, iho? Meron kami dyan sa tapayan. Gusto mo ng alak na galing bayan? Meron din dyan. Uminom ka na at mamulutan. Marami pa yung pagkain dito. Muli akong napatitig sa may lamesa nang sabihin yun ni Mang Ador. Mukhang ang hindi nauubos ang pagkain. Bakit ganon? Ang akala ko ba ay taggutom sa lugar nila? Pero bakit sobrang sagana? Bakit parang hindi sila ata nauubusan nun? Natulala ako. Payuko akong tumingin sa mga nagkakasiyahan. Parang may mali. Inulit-ulit kong tumingin sa paligid habang kunwari ay kumukuha ako ng ulam sa lamesa. Hanggang sa pagbalik ko sa mesa na kinakainan ko, doon ko napansin yung pinakamali doon sa kung anumang pwesto ang nakikita ko. Sa unang tingin, oo, nagkakasiyahan. Merong lasing. May mga halos lupaypay na yung iba sa mesa pero bakit ganon? Bakit halos lahat ata ng merong tama base sa pagkakaalala ko at pagpapakilala sa akin? Halos lahat ng lasing noon at lupaypay na ay yung mga bisita lang. At bakit parang kulang na sila noon? Nagsiuwian na ba? Agad akong sinenyasan ni Tino doon sa pwesto namin. At pagkatapos ay nung palapit na ako, dagli-dagli itong tumayo at sinalo yung plato ko. Hinawakan. Nagparinig ito na, ang dami mong nakuha. Muntik pang matapon, buti na salo ko. Wala ka pang nainom eh. Nakita kong ngumiti si Mang Ador kasama na yung katabi niya sa mesa na nagiinom din. Dikit na dikit sa akin si Tino noon. Nakikipagbanggaan na tuwang-tuwa ako noon. Nung paupo na ako ay inikot pa ako saglit ni Tino sa isang upuan kung nasaan siya. At doon na nangyari ang pagliligtas niya sa akin. Dahil noong muling inabot ni Tino sa akin ang plato ko, iba na to. Alam kong iba na. Dahil yung putahe na nandun ay yung putahe sa kabilang mesa kung saan hiwalay na kumukuha ang kaibigan ko. At ang plato na hawak-hawak niya at kinakainan nun ay ang plato na ginamit ko sa pagkuha ng sarili kong pagkain. Sa madaling salita, pinagpalit niya yon. Ngumiti si Tino sa akin habang kumakain. Habang napipilitan siyang kumain ng mga ulam sa plato ko na dapat ay akin. Ngumiti ang kaibigan ko at ang sabi, ubusin ko na umano yung pagkain ko. Sabayan ko na umano ng alak nun. Gumawa ito ng ekspresyon sa mukha niya na nakuha ko kaagad ang ibig sabihin. Ito ang mukha ni Tino kapag sinesenyasan niya ako na gawin na o sundin siya. Kaya naman sumunod na ako noon. Nang patapos na ako, saktong sa huling pagsubo ko, Sir Seth, bigla akong sinikmuraan ni Tino. Grabe yon. Talagang tumigil yung paghinga ko at muntik na ako mabilaukan. Napaubo ako noon pagkatapos ay titingin na sana ako sa kanya pero ang ginawa niya ay inakbayan niya ako. Sabay bulong na, sumakay ka lang. Maya-maya ay inakay ako ni Tino. Nagtinginan ulit lahat sa amin noon. May sinabi si Tino noon sa tatay niya na sadyang ikinagulat ko. Ibang lingwahe ito sir pero naiintindihan ko noong mga oras na yon. Sa kadahilan ng yung lolo ko sa father's side, nung bata pa ako ay doon ako lumaki sa probinsya na yon. Ang sabi ni Tino, tumba na po.
hindi na makaramdam at makarinig. Sagot naman ni Mang Ador, "Ah, mahina." Sabay nagtawanan lahat noon. Agad kaming sinalubong ng ama. Ako, nagyuyuku-yukuan lang. Pumulong si Mang Ador kay Tino ng, "Talhin mo na yan sa likuran. Susunod na lamang mamaya ang tito mo. At siya na ang bahala. Patulugin lang din namin tong iba." Alam nyo, nung narinig ko yung mga katagang yon, mas ginalingan ko pa yung pag-acting. Pinahatak ko na ang katawan ko kay Tino. Pagkapasok sa loob ng bahay, swerte namang walang katao-tao. Habang papalapit kami sa pinto sa likuran, sobrang hina akong binulungan ni Tino na, "Huwag kang sisigaw sa likod, kahit na anong makita mo. Pagkarating mo doon, tumakas ka na. Diretsahin mo lang yung likod na yan. Sundan mo yung agos ng tubig at pagkarating sa may ilog, alam mo na yan." Pagdating namin sa likod ay agad akong binitawan ni Tino. Hinihingal na siya. Nakikita ko sa mukha niya yung pamutla. Sabi ko, "Anong problema?" Sabi niya, "Yung dapat na kinakain ko daw, katulad ng kinakain ng ibang bisita, may pampatulog. Kaya pinagpalit niya ang pagkain namin noon. Kinain niya rin yung dapat na sa akin dahil mahalata kami kapag hindi namin nabawasan o tinapon lang. Halos lahat kasi ng mata, pabalik-balik na nakabantay sa lahat ng bisita na kumakain. Bilisan ko na umano, bago pa siya tuluyang makatulog. Hindi na rin umano siya makakasabay sa akin, dahil hindi niya rin kakayanin. At mas okay yun gawa ng para hindi siya paghinalaan ng kanyang ama." Pagkalabas ko sa likod, saglit akong napanganga sa mga nasaksiyan. Dalawa kasi sa bisitang hindi ko makita sa kainan. Nandun, nasa lamesang papag, nakatali. Sa isang mesa ang pinandirian ko sa lahat, na hanggang ngayon kapag naaalala ko ay naduduwal talaga ako. Mga parte-parte ng karne, halo-halo. May nakikita akong parte ng baboy. May nakikita akong parte ng manok. Balahibo ng manok. Buntot ng baboy. Pero ang labis kong ikinatakot nun ay ang mga braso, hita, balikat at kamay na alam kong hindi baboy at hindi manok. Alam niyo na kung ano yon. Naiyak talaga ako nun. Kasi magkahalo talaga eh. Pati yung dugo nila ay sa isang malaking palangga na lamang nakasahod noon. Napakababoy ng itsura. Nagsisingaw pa ang amoy noon. Ito ba yung tagutom na sinasabi ni Tino? Na pati tao sinasama nila sa putahe nila. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng may bumato sa akin. Paglingon ko, akala ko kung nahuli na kami pero nakita ko si Tino na hapong-hapo na at pinipilit na lamang na makatayo. Tinataboy na niya ako. Dali-dali na akong tumakbo. Takbong walang kapaguran. Sabi kasi ni Tino, "Diretso lang." Hindi ko alam. 10 minuto, 20 minuto, kalahating oras. Hindi ko na mabilang kung gaano ako katagal tumakbo pero nabuhayan ako ng loob nang marinig ko yung lagaslas ng tubig. Akala ko nung una, simpleng kanibal lamang ang mga hayop na yon. Pero halos mabuwal ako nang marinig ko yung mga sigawan nila. Lalo na yung boses na alam kong si Mang Ador. "Iho, huwag ka nang tumakbo. Kahit saan ka magpunta, maaamoy ka namin." Sa pagkakataon na yon, umiiyak na ako na patalon-talon na sa padausdusan pababa.
Rinig ko na yung agos ng tubig. Palapit na ako ng palapit nun. Hanggang sa makita ko na nga ang pangpang Sir Seth. Ang kaso, naririnig ko na rin yung mga yabag at tawanan ng mga humahabol sa akin na para bang tuwang-tuwa sila. Naamoy, sa kalagitnaan ng paulit-ulit kong naririnig na boses sa tenga ko na naaamoy nila ako, doon ko naalala yung bigay ni Tino. Nung nakita ko na medyo malakas ang agos ng tubig at babagal ako kapag tumawid pa ako, pumadaustos na ako sa pangpang noon. Yung gilid ng pangpang noon ay may mga parang kweba o yung mga natipag na lupa. Natatabunan ito ng makakapal na mga damo o di kaya ay ng mga kawayang nakalaylay at kung ano-anong mga baging noon. Gumapang ako doon ng pahiga. At habang ginagawa ko yon ay nilabas ko yung langis at kinuskos ko sa bato ko. Napakaswerte kong makakita ng isang parte na talagang natatabunan na ng damuhan. At the same time ay natambakan ng mga natumbang sanga, ng mga puno at niyog. Nagdasal ako noon na sana walang ahas o kung anong mga hayop na nandun. Hindi ko na rin sila nakita sa labas. Tagong-tago talaga ako doon. Maya-maya pa, naririnig ko na sila sa malapitan. Nagmura si Mang Ador habang sinasabi ang katagang nawala ang amoy. Imposible namang makatawid yun agad sa may ilog. Makikita natin yun. Andito lang yun kanina eh. Hawak-hawak ko na noon ang dalawa pang tube na bigay ni Tino. Kung sakala-sakali man, naisip ko na mamamatay muna ako o makakapatay muna ako bago nila ako makuha. Isa pa sa naisip ko nun ay lunukin ng buo ang asin na tabo para kung sakaling hindi na ako mabuhay ay hindi din nila ako mapapakinabangan kung tama man ako ng pagkakaintindi patungkol sa mga proteksyon na yon. Naririnig kong isa-isang inutusan ni Mang Ador ang mga kasamahan niya na ang iba ay Manong at Tito pa ang tawag sa kanya. Ang mga utos na ito ay kakaiba sa mga utos ng pangkaraniwang leader ng isang grupo o kulto. Ano-ano ang mga utos na yon? Magpaitaas ka sa tuktok ng mataas na puno. Merong sasabihan niya na talunin mo yung kabilang ilog nun. Amuyin ang bawat sulok. Pakinggan yung bakas at mga hingal ko umano. Wala daw uuwi. Walang kakatay at kakain sa mga natirang bisita doon. Hanggat hindi ako nakikita. Doon ay sabay-sabay na galit na tunog ang naririnig ko. Nanindig ang balahibo ko at umiyak na ako sa takot noon. Muli kong pinunas ang langis hindi lamang sa bato ko, kundi sa iba pang parte ng katawan ko, hanggat kaya pa at hindi nauubos. Nanlalamig na ako ng gabing yon. Halong inig dahil sa takot at lamig, lalo na at pabalik-balik na lamang ang naririnig kong mga tunugan at mga boses ng nagtatawagan, na parabang naririnig nilang isa't isa. Wala din akong makita sa labas. Ganon kakapal ang damo na kinublian ko. Gusto ko nang makatawid ng ilog noon dahil pakiramdam ko ay mamamatay din ako sa ginaw noong gabing yon. Hindi ko na alam kung ilang oras ako nandun. Kahit na wala na ang tunog ay hindi ako lumabas. Hindi ako pumikit. Kinakagat ko yung sarili kong labi noon para lamang makasiguradong buhay at gising ako. Maya-maya pa, narinig ko na lamang na may tumilaok na manok. Umaga na ako. Sabi ko, iintayin ko na lamang na lumiwanag bago ako tuluyang lalabas. Pakiramdam ko, malayo-layo na rin ang hinalughog ng mga yon. Lumakita ko ng liwanag ay lumabas ko. Paliwanag pa lamang talaga nun.
Sumilip ako sa paligid at wala akong nakitang kung ano. Kaya naman noong matanaw ko na walang katao-tao ay dali-dali ko nang tinakbo patawid sa ilog. Halos madapa-dapa akong kumakapa para lamang makarating sa kabila nun. Maya-maya pa, nakatawid na ako sa kabilang pangpanga. Dali-dali akong umakyat. Meron akong nakitang lalaki na nakatayo sa taas nun. May dala itong kambing. At nang makita ko ay parang nag-alala itong lumapit sa akin. Nagtanong ito kung ayos lang daw ba ako nun. Sa sobrang paranoid ko nun, Sir Seth, yung abo at asin ay sinaboy ko sa kanya. Nagulat siya at hinarang yun ng kamay niya pero pagkatapos nun ay tinanong niya ulit ako kung ano ba ang nangyari sa akin. Doon ako medyo nakampante. Sabi ko, tao to. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari nun. Sabi niya, bakit daw ako nakikisalamuha sa mga yon? Sabi ko naman, matalik kong kaibigan yung anak. Ang sabi nitong lalaki na ito, ihahatid niya raw ako para makasigurado ako nun. Mabuti na lamang, at kahit sa batang edad ko ay maalam na ako sa mga lugar. Dahil noong sinabi niyang sa norte parte kami ng Pangpang maglalakad, kinutuban na ako. Agad ko siyang kinistyon na hindi doon ang daan ko kung babaybayin ko ang ilog na yon. Ewan ko, doon na ako lalong kinutuban nang bigla niyang binago ang topic, Sir Seth. Kung kumain na daw ba ako at meron siyang dalang baon nun. Lumikot ang mga mata ko at meron agad akong napansin sa kanya. Tinatago niya yung brasong pinangharang noong sabuyan ko siya ng asin at abo. Hindi ako nagpahalata at kinuha ko ang sinasabi niyang pagkain nun. Nakabalot ito sa may dahon ng saging at mainit-init pa. Napaka-pamilyar ng amoy nun. Nakain ko na to kako. Ewan ko sir kung anong pumasok sa isip ko pero bigla kong tinadyakan yung kambing niya na siyang dahilan kung bakit gumulong yon pababa ng Pangpang at ilog. Nanlaki ang mata ng matanda. Yung hindi normal na laki. Nang tumakbo ito, nakita ko na namamantal at nagbubutlig yung braso niyang tinamaan ng asin at abo. Alam ko noon, nabitawan ko noon yung pagkain at tumakbo na ako sa direksyon na alam kong tama. Takbo lamang ako ng takbo. Hanggang sa hindi ko na namalayang, unti-unti nang umiinit ang sikat ng araw. Wala akong dapat pagkatiwalaan sa mga nakapaligid sa akin kako. Hanggang sa napaiyak na lamang ako. Dahil makalipas ang higit isang oras, ay nakita ko na yung parte ng ilog na pamilyar sa akin. Alam kong ilang baryo pa ang lalakarin ko pa uwi pero nang makita ko ang baryo na ito, lumuha ako. Alam ko na yung lugar. Dali-dali akong lumusot sa pwedeng lusutan hanggang sa makarating ako ng kalsada nun. Tumakbo agad ako sa pinakamalapit na tindahan. Nakiinom ako sa poso at humagulgol sa iyak. Hindi ako nagkwento at hindi pa rin ako tuluyang nagtiwala. Nung alam ko na kaya ko na ay naglakad ako ng naglakad hanggang sa makarating ako sa amin. Para akong baliw, Sir Seth. Pagka-uwi ko, sinalo na lamang ako ni nanay. Agad namang tumakbo ang isa ko pang kapatid para sunduin si tatay sa sakahan. Mahigit 3 araw akong nakaratay noon. Suka ng suka. Binabalik-balikan ako ng manggagamot. Hindi lamang ako yung ginagamot niya kundi yung buong pamilya ko. Sa kadahilan ng kailangan kaming lahat na malinis o kung tawagin ay cleansing noon. Dahil labag sa aral ng kabutihan ang ginawa namin. Kumain kami ng labag sa aming kagustuhan. Hindi namin maintindihan yun pero tutok na tutok sa amin ang nanggagamot.
Lalong-lalo na sa akin na sa kung saan ako galing ay nakakain ulit ako ng paulit-ulit. Akala nga ng mga magulang ko ay mababaliw ako dahil may mga oras na bigla na lamang akong magwawala. Tirik ang mga mata. Naglalaway at umaangil nun. Mga bagay na hindi ko talaga maalala. Hanggang sa ika-apat na araw ay nagagawa ko ng makaupo kahit ramdam ko ang pananakit ng katawan ko. Magdadalawang buwan atang pabalik-balik ang manggagamot at sinasabayan namin siya ng dasal tuwing alas 6 ng umaga. Hanggang sa siya na mismo ang nagsabi na ayos na ako. Bago tuluyang hindi na bumalik ang manggagamot na ito, pinagsabihan niya ako na mag-ingat sa susunod. Sa ngayon ay tumulong daw muna ako sa tatay ko. O di kaya kami na muna ng aking ama ang magsama sa mga trabaho. Madalas kasi akong napapahiwalay sa kanya. Huwag daw akong magtitiwala sa kung sino. Pero kahit papano daw, may isa sa grupo ng mga aswang na yon ang dapat kong patawarin. Yun ay walang iba, kundi si Tino. Isinakripisyo ni Tino ang sarili sa huling sandali. Nadala siya ng konsensya na hindi niya magawang traidorin ako bilang matalik niyang kaibigan. May mga ganun daw talaga na grupo ng mga aswang. Nangangaibigan ng mga tao sa iba't ibang lugar para kapag dumating ang tinatawag nilang araw ng tagutom sa kanilang grupo, ay may maiuuwi silang tao para makainon. Tagutom ang tawag ng manggagamot na yon sa mga panahong nagsasalo-salo ang magkakamag-anak na aswang para sa karne ng mga tao. At ang tinuluyan kong bahay noong gabi yon ay posibleng hindi talaga ang tirahan ng mga ito. Kumbaga pwede silang gumawa ng isang komunidad malayo sa lahat para doon magsalo-salo. Pagkatapos ay aabandonahin nila ito. Sinabi at inisa-isa ng manggagamot ang mga lugar o baryo na kalat ang mga aswang noon. Yun ang mga lugar na dapat umanong iwasan. Yung asin, abo at langis na natanggap ko mula kay Tino ay matagal na umanong tinatago ng binata. Marahil ay galing ito sa isa sa mga biniktima nila o yung mga sumugod sa kanila tapos may mga pangontra. Bihira lamang umano ang mga ganong tube dahil sobrang potent o malapot ang bisa kahit na kukonti lamang ang laman laban sa mga ganong nilalang. Hiningi ito ng manggagamot kapalit ng mga proteksyon at habak na ginawa niya. Pinigay ko naman yun dahil alam kong mas mapapakinabangan niya ito. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob kay Tino. Marami akong katanungan sa kanya kung sakaling magpakita siya nun. Hinintay ko yung minsang itinuring kong matalik na kaibigan. At kung magtatanong kayo kung nagpakita ba siya sa akin, kayo na ang bahalang humula. Mga isang buwan matapos kong gumaling, balik na ako ulit sa pagtatrabaho. Ang aking ama ang lagi kong kasama noon. Sa loob ng ilang buwan, walang anino ni Tino akong nakita. Pero nagbabaka sakali pa rin ako na makausap siya. Doon ay namuhay na rin ako na halos wala nang tiwala sa ibang tao, lalo na yung bagong mga kakilala. Kadalasan na lamang sa dinidikitan ko noon ay yung mga kasamaan din ng aking ama na yung iba ay kamag-anak ko pa. Kapag naman hinahanap ako ng mga dati kong amo, ay nanghahatak ako ng isa sa mga yon para makasama sa kung anumang trabaho ito. Mabilis lamang na tumakbo ang panahon matapos ng tagulan. Tagaraw na naman. Isang taon na halos ang nakalipas noon. Matapos ang huling araw ng gapasan, nagkakayayaan na naman ang inuman. Sakto namang kami-kaming nagkakayaan ng inuman malapit lamang sa amin at alam naman namin talaga ang lugar noon. Natuto na ako noon na yung circle lamang ng mga taong pinakikisamahan ko ay yun lamang sila
Wala nang iba. Hindi na ako nangilala pa ng ibang tao kahit sa mga bukid. Simpleng ngitian lang at nagkakausap naman usually kasi pag nasa tubuhan, magkakakilala na. Nagkakatalo na lamang kapag sagapasan na ng palay ang usapan. Iba't ibang tao na yung nandun at kung minsan ay magkakasabay pa sa ibang may-ari kaya talagang halo-halo. Habang nagiinuman noon, may nabanggit ang isa naming kasama na malayong kamag-anak ng aking ama. Patungkol ito sa dalawa niyang kasamahan na kasama niya sa paggapas noong nakaraan sa iba pang taniman. Ngayong gabi daw kasi sila sasama sa dalawa pa nilang nakasama sa palayan na yon. Dahil umano, merong handaan sa lugar. Ang sabi pa ng dalawa ay nasa kabilang gilid niya ng isang bundok. Medyo malayo kaya niyaya daw siya. Kaso inunahan na daw siya ng dalawang nagyaya na hindi na nga sila pwedeng magdagdag ng isa pang kasama dahil limitado lamang ang handa nun at saka wala nang matutulugan. Siyempre, tumanggi na lamang din itong si Kananing dahil sa hiya tsaka hindi naman siya talaga imbitado. Isa si Kananing sa mga konting may alam patungkol sa nangyari sa akin kaya napagsabihan niya umano ang dalawa na mag-ingat. At taon-taon ay dumadami na nga ang mga taong nawawala nun. Si Kananing po kasi ay may kakilalang minsahero at tagapagdala noong mga panahon na yon. Kaya bago pa lamang ako na biktima ng mga grupo ng kamag-anak ni Tino, ay marami na siyang nababalita ang nawawalang mga tao. Bukod sa pwedeng sinalvage ay tingin din nila noon ay pwede nga ding aswang o mababangis na hayop ang may mga gawa. At isa pa, yung isa namang kaanak ni Kananing ay may mga kilala sa side ng sundalo at meron ding mga kilala sa side ng mga bandido. At ang mga ito ay parehas na nagsasabi na may mga abandonadong mga kabayan nga na nasa taas ng bundok o sa mga gubat. Na kapag pinapasok naman nila, wala silang nakikita maliban sa mga natirang mga hubad at punit na kasuotan. Mga kwintas o palamuting buto-buto na nakasabit sa may mga bintana at pinto at mga lamesang gawa sa kawayan. May mga naiiwan din ng mga lagay na mga alak o kung ano pa. Pero yung mga labi o mga buto, walang natitira. Ultimo mga buto na mga sariwa pang nakatay na mga hayop ay wala. Wala ding bakas na mga hukay o libingan pero may bakas na kumakain ng karne ang mga nanggaling doon. Doon ko na rin naalala na, oo nga, yung bakod, pader ng bahay, yung lamesa na pinaglagyan ng mga katawan at karne noong pumunta ako doon, puros bagong kawayan lahat yon. Maberde ba at sariwa ang ginamit na kawayan? Muli akong kinilabutan at inalala ang nakaraan ko noon. Parang nagpanik ako ng konti. Sabi ko, di ba, hindi ba nagpapigil ang mga kasama niya doon sa mga nagyaya? Ang sagot ni Kananing, hindi daw. Para nga daw naging sukatan pa ng pagkalalaki ayon kay Kananing ang pagpigil niya. Tinawag pa siyang duwag at takot. At nagyabang pa ang mga ito na kaya nilang pugutan ng ulo ang kung sino mang manglapastangan sa kanila. Hindi na umimik pa si Kananing noong mga panahon na yon. Kaya dumiretso na lamang siya sa inuman namin at doon ikinuwento ang lahat. Naging maayos ang gabi namin. Malalim na rin ang gabi nang umuwi kami ng aming ama. Tulog na ang mga kapatid ko at ang nanay ko pagka-uwi. Si tatay at nanay ay nasa may papag madalas natutulog. Ako ay palaging sa upuan sa baba ng kwarto malapit sa kusina. Malakas ang tama namin noon kaya naman nakatulog na kami pagkatapos. Sumunod ng mga araw. Ikalawang araw matapos ang inuman ay binulahaw kami ng balita. Maagang maaga, nagising na kami. Dahil itong si Kananing ay patakbo sa bahay para gisingin ang aking ama.
Ang nangyari pala, hindi na umuwi noong nakarang araw ang mga naimbitahan sa handaan sa kabilang bundok na yon. Kinutuban na ako noon at ang malala pa, yung dalawang pamilya na mga yon, kaya nagwawala at nakaabot kay Kananing ang balita. Meron silang natanggap na hindi kaaya-aya. Ayon kay Kananing, yung isa sa pamilya ng katrabaho niya, hindi makatulog ng maayos gawa ng alulong yung aso nila sa paligid nun. Nagtataka sila na kung sakali mang anak man nila na umuwi yun, bakit pa kakahul ang mga aso nila, diba? Gayong kakilala naman dapat nilang amoy nun. Sa inis ng padre de pamilya ay lumabas ito para silipin na meron itong dalang itak. At alam niyo kung ano ang nakita niya. Sa may mismong gate nila ay merong nakasabit. Isa yung malaking hita ng baboy pero baboy ramo din. Dahil sa maitim ang balat at may balahibo pa yon. Nakasabit ito doon. Sariwang sariwa. Pero ang ikinagulat nila ay nakapulupot ang parte ng karne na ito sa isang retaso o parte ng punit na damit na huling suot ng kanilang anak. Ganun din ang nangyari sa isa pa. Ganun din ang natanggap ng pamilyang yon. Hindi ko maintindihan pero nang marinig ko at malaman ko ang balita na yon, kay Kananing, naalala ko na naman ang sinabi ng manggagamot na tagutom. Kapag tag-init ay tag-gutom na naman sila. At dun pa lamang sa parte na kapag hindi ako nakauwi noong nangyari sa akin, o di kaya hindi ako nakaligtas doon, hindi kaya ganun din ang matatanggap ng mga magulang ko. Naglakas loob ako noon. Nagbaka sakaling merong nakatakas na kung sino. Sinabihan ako ng aking ama na huwag nang mangialam pero hindi kaya ng konsensya ko. Walang nagawa yung tatay noon kasi iniyakan ko po talaga ang nangyari. Hindi ako matatahimik. Nakipagkoordina ako kay Kananing. Nakibalita kung baka merong nakatakas. Pero sa tulong ng mga kaibigan niya, wala kaming ibang nabalitaan kundi may mga baryo na malayo sa amin ang nagkandawalaan din ng mga kamag-anak. At kagaya ng nangyari sa kakilala ni Kananing, may mga natanggap din silang karne na may retaso ng huling suot ng kanilang mga nawawalang kaanak na yon. Walang ni isang kumain ng karneng nakita nilang nakalambitin. Yung iba ay sinubukan pang dalhin sa mga manggagamot ang karne at ang retaso. Na nakumpirma naman na yung karne ay purong karne ng hayop. Samantalang sa ritasong mga tela ay walang makita ang mga manggagamot na ito. Maklaro ko lamang na mga maalam sa pagtawas sa mga manggagamot sa amin. At kung wala namang nabate, walang sakit o walang gumagambala ay wala silang makikita. Pero Sir Seth, merong isa na kahit papano ay maalam sa pagbabasa ng nangyari sa huling may-ari ng tela. At ang nasabi na lamang nito, kainan, pagkain, pinatulog, kinatay, kinain. Dito ay sumariwa na naman sa akin ang lahat. Lagi kong naaalala ang mga pangyayari. Yung mga katawan na nakahandusay sa likod ng bahay. Yung mga hinalo-halong karne. At ang malala pa sa mga bangungot ko. Nagsasalita at humihingi ng tulong ang mga ito. Alam kong hindi papayag ang aking ama pero noong mabalitaan ko na nagkaroon ng mga samahan na rumoronda at tutugis sana sa mga ito, nagkaroon ako ng interes na sumama. Yung mga unang ronda, pasunod-sunod lamang ako. Pero noong mga sumunod pa ay ako na mismo ang humingi ng suwestyon na kung pwede ay sa gilid kami ng mga pangpangdumaan. Ikutin namin yon.
bago kami makarating sa dugtungan paggilid ng mga bundok-bundok. At aakyatin namin ang mga parte na yon kung makahanap man kami ng oportunidad. Ilang araw namin yung hinanap pero bigo kami. Hanggang sa matapos ng taginit. Ultimong madaling araw ay hinalugog namin ang paligid pero wala. Meron akong napagtanto noon na isang beses sa isang taon. Marahil ay yun lamang ang mga panahon na ang grupo nila Mang Ador nang bibiktima. Pero ang hindi ko lamang naisip noon, maliban sa kanila, may iba pa kayong mga grupo na gumagawa din noon. Nakichismis ako ng nakichismis kay Kananing, pati pa sa isang kaanak niya na may koneksyon sa mga bandido at mga sundalo. Walang nawawala noong panahon ng tagulan. Nilawakan ko rin ang sakop ng pagtatrabaho ko noon. Kahit natakang-taka ang aking ama kung bakit 5 hanggang 6 na baryo ang pinupuntahan ko, pagdating lamang sa mga pagsasaka, pagtatanim at kung ano-ano pang gawain ay hindi ko ito'y nalintana. Maaring isipin ng iba na sobra naman yung ginagawa ko pero kung kayo na trauma, wala pang maayos na doktor noon para mawala ang masasamang panaginip na paulit-ulit kong napapaniginipan. Na mas gusto ko na lamang na kumayod kesa matulog ay siguro maiintindihan nyo rin ako. Hindi ako nawala ng pag-asa hanggang sa umabot ang 3rd taon. Binigyan ako ng pagkakataon na muli kong makasagupa ang mga ganitong uri ng nilalang. Noong mga panahon na ito, nakilala ko na si Ninay, na nobya ko pa lamang noon pero siyang magiging ina ni Ronnie. Masasabi kong batak na ako sa pagtatrabaho nito. Sunog na rin ang balat ko sa araw-araw na pagkayod noon. Isang partikular na araw noon, bigla akong napatigil sa pagtatrabaho nang marinig ko ang usapan ng isa sa mga kasamahan ko sa trabaho at ng isang dayo din na trabador. Parehas silang dayo. Kumbaga kabilang sa mga hindi ko kilala masyado, hindi tulad ng iba. Pare, ikaw lang yung inimbitahan ko ah. Bundok kasi yun, tsaka kung mag-iimbita pa tayo baka magsisamahan yung iba. Hindi nakakayanin. Konti lang kasi yung salo-salo namin dun eh. Pumintig ang tenga ko sa narinig ko noon. Pamilyar na pamilyar ang pagkakasabi. Pati ang pakiramdam ko. Pamilyar na pamilyar. Matapos ang trabaho namin at naghiwalay na sa paglalakad ng 2 lalaki na ito, agad kong sinabayan ng lalaking inimbitahan na pangalanan na lamang nating Juan. Dahil sa pamilyar naman ang mukha ko sa kanya, ngumiti naman ito at tumango. Pala kaibigan si Juan. Matapos ng konting kamustahan, nagparinig ako sa kanya. Sabi ko, narinig ko sila ni Johnny. Inimbitahan siya. Sabi ko, may nag-imbita din sa akin na kakilala para kumain sa bundok. Pili lamang din ang inimbita katulad niya. Biniro ko pa na hindi kaya parehas kami ng pupuntahan. Ang bata-batang si Juan noon natuwa. Sa tuwa ay nasabi nito kung anong araw at anong oras sila papa sa bundok ni Johnny. Biyernes ng gabi, pagkatapos ng trabaho namin. Mga ilang oras umano ang lakaran. Nanginig ang kalamnan ko noon. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagtapang-tapangan. Pero binawi ko na lamang ang lahat at sinabi ko kay Juan na iba pala yung araw ng sakin. Nag-usap pa kami hanggang sa maghiwalay ng landas. Ilang araw kong minatyagan si Juan at Johnny. At sa konting pag-uusap namin ni Juan, tuwing uuwi kami, nakukuha ko ang impormasyon kung saan parte ng bundok sila aakyat. Kahit na hindi niya masabi ang eksaktong lugar,
Basta malaman lamang namin kung ano ang dadaanan paakyat. Walang problema sa amin yon. At base sa pagkakasabi ng binatilyong si Juan, malayo sa kinagisnang trail o daan pabundok ang dadaanan ng mga ito. Lihis. Pero gaya ng inaasahan, ay meron pa rin dadaanang batis o ilog doon. Kung lumaki ka sa kapanahunan namin na tanging pagbabasa ng mapa, ng anino ng mga puno, ng takbo ng tubig ng ilog, ng hilera ng mga puno, at ng direksyon ng takbo ng ulap sa langit ang basihan ng paghahanap ng lugar. Madali lamang ito para sa amin. Lalo na ako at nakaranas na ako ng iba't ibang direksyon o panliligaw noong mga panahon na iyon. Dagdag mo pa na kung saan-saan na rin ako napadbad. Noong mga panahon na iyon, dalawa sa mga nakasama kong Romonda dati ay nakakausap ko pa. Pinahapyawan ko sila tungkol dito at hindi sila nagdalawang isip na sumama noon. Tawagin na lamang natin silang Ruel at Bal. Naganda kami noon. Wala kaming ibang plano kundi sundan si Juan at Johnny sa kuta. Kung tama ang hinala namin ay gagawa kami ng paraan na makapagsuplong sa tamang oras. Kapag mali naman ay maigi lang at mas maayos, diba? Nanginayang ako noon na binigay ko sa manggagamot yung asin, abo at langis na nasa tube. Pero wala na ako magagawa. Kakarampot na patalim, pangsindi ng apoy, gaas, asin at abo na sa bahay ko lamang nakuha ang dala ko noon. Hindi namin balak makipagbakbakan kasi alam ko naman na hindi namin kakayanin. Balak lamang namin na magkaroon ng pagkakataon na makaharap sila at umaasa ako na andun ang matalik kong kaibigan. Umaga pa lamang papunta sa trabaho. Daladala ko na ang mga dadalhin ko. Pagkatapos ng tanghalian ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Juan. Ibinigay ko sa kanya yung asin at abo na nasa may supot na tela. Sabi ko, baka kailanganin mo. Pinag-ingat ko siya sa bundok. Pinahapyawan ko na taginit na naman. Tagutom. Hindi natin alam kung anong hayop ang gutom na gutom na pwedeng umatake sa ganung disoras ng gabi. Nagpasalamat si Juan sa akin at alam kong hindi niya naman binaliwala ang pagpapaalala ko. Ganon din daw ang paalala sa kanya ng mga magulang niya. Nagmatsyag ako buong maghapon. Hindi naghihinala yung Johnny. Para lamang talagang pangkaraniwang tao ang mga ito. Pero pansin ko lamang na kasing bata din ito ni Tino. Pagkatapos namin sa trabaho, nagmatsyag pa ako. Bago ako unang nagpaalam na kunwari ay aalis na. Si Ruel at Bal ay nakaantabay na rin sa may parte ng bundok na aakyatan base sa dadaanan nila. Doon kami balak magkita. Sa may malayo ako na parte na naghintay, nakisalamuha ako sa ibang grupo na ibang lupa naman ang sinasakahan nun. At nang makita kong nagsimula ng maglakad ang dalawa, nagpa-distansya ako bago sumunod. Nagpalit na rin ako ng kasuotan noon sa isang parte ng irigasyon. Malapit nang magdilim nun. Nang makita kong papasok na sila sa mapunong parte, doon ko dinalian ang paglalakad. Hindi naman sila mahirap hagilapin dahil halos kalahating oras ng lakad nila sa may daanan o trail pa rin paakyat nun. Maya-maya pa, lumihis na sila ng daan. Kailangan kong huminto dahil medyo masukal yung unang parte ng dinaanan nila. Dinig na dinig mo ang tunog ng mga dahon sa inaapakan nila nun. Nang makalayo na sila ng konti ay nagpauna ako ng konti sa taas. Sinunod ko pa rin ang trail. Bakit? Sa bandang taas ko ay nakita at doon kasi naghihintay si Ruel at Bal. Alam na nila yung posibleng daanan ng dalawa.
dahil nakapag-ikot-ikot na sila sa lugar ng umagang yan. Kung sakali man umano na mali sila at umakyat ang dalawa, ay magkukunwari na lamang silang pababa pa lamang ng bundok. Muli kaming bumaba ng konti. Doon na kami nagsimulang bumaybay sa direksyon na binaybay ni Juan at Johnny. Masukal, oo. Mataas ang mga damo at makakati. Mahaba ang suot namin noon kung sakaling may mga manganggat sa amin. Payuko naming binaybay yon. Tinatansya namin na makita pa rin ang mga sinusundan namin. Makalipas pa halos ang higit sa kalahating oras ay biglang humawa ng daan. Dito na sa parte na ito, narinig namin ang agos ng tubig. Ilog na naman. Mahilig siguro sa ilog ang mga ito. Bakit kaya? Maya-maya pa, nakita ko na nagsindi ng ilawan ang isa sa kanila. Naging kampante kami noon sa kadalilan ng hindi kami mahihirapang sundan sila. Babase kami sa ilawan. Si Bal, kampante kami kay Bal dahil magaling itong umalala ng direksyon. Siya ang patatakbuhin namin. Lingid sa kaalaman ko noon na maliban sa aming tatlo, ay may iba pa pala talagang plano noon si Bal kung sakaling bababa siya. Makalipas ang ilan pang minutong pagsunod sa kanila, nakakita na ako ng maliwanag sa bad ng taas. Mga nagsisiingayan na tawanan. Parehas na paraan ang ginagawa nila. Katulad na nangyari sa akin. Pero sa ibang parte naman ng magubat na bundok na yon. Pero sa parehas na panahon. Panahon ng tagutom. Sa baryo ng mga aswang. Muli pa kaming dumistansya. Sa pagkakataon na ito ay bumaling kami kay Bal. Sinanya sa namin na bumaba na ito. Binaba nito ang daladalang bag na gawa sa sako. Puno yun ng uhay ng palay na tuyo at mga maliliit na sanga ng niyog pangbaga kung sakaling kailanganin namin magsunog. Dali-daling bumaba ang kaibigan namin na ito bago kami tuloy-tuloy na lumapit sa bahay na yon. Bago ang pagkakagawa ng bahay na ito, berding-berde ang bakod at kawayan. Ultimong ang bubungan. Berding-berde ang dahon ng niyog. Amoy sariwang kawayan. Ultimong ang biyak o ang loob na parte. Puting-puti pa. Na ibig sabihin lamang ay bagong tayo ang lugar na ito. Dahan-dahan kaming lumapit ni Ruel at nagkubli sa pinakamalapit na mapunong parte. Yung setup ng lugar ay ganun pa rin. Isang parisukat na bahagi. May mga nakahanda at nakapwesto sa labas. Pero sa pagkakataon na ito, kukonti lamang sila. Sa pagkakatanda ko ay hindi aabot ng 15 o 10 lamang ang naroroon. Kasama na ang kung sino o ilan man ang naimbita nila. Mabango ang luto doon. Tumingin-tingin pa kami sa paligid at kumpirmadong wala ng iba pang kabahayan sa lugar na yon, maliban sa bahay na ito. Iniiwan ko ang iba kong gamit na magsasanhi ng ingay noon. Iniiwan ko ang lahat ng yon sa pwesto ni Ruel. Dahan-dahan kong ginapang ang lupa para makadikit sa bakod at makasilip sa may siwang. Hindi ko masipat si Juan o si Johnny nung una dahil mausok ang loob. Mabango ang amoy ng luto pero sa tuwing naaalala ko yung kung anong posibleng mga halo doon sa ricados na yon, parang umiikot ang sikmura ko. Walang ano-ano. Humina na ang mga usok at mga lutuin. Unti-unti kong naaninag ang mga tao doon. Kukonti nga lang talaga sila. Sa hindi kalayuan ay nasipat ko si Juan at Johnny. Nasa may isang lamesa.
kumakain at umiinom. Nahihiya-hiya pa si Juan pero mukha namang nakikitawa sa kwentuhan ng mga taga ron. Hindi ko alam kung sino ang bisita sa hindi. Kakaiba naman ang itsura ng mga ito. Kung sa sarili kong karanasan ay parang mga simpleng nangangaso o magsasaka lamang, meron akong nakikitang parang may kaya ang kasuotan. Naka-elephant pants, kulay kaki. May mga nakapolo pa at nagniningning ng pumada ang mga buhok ng mga ito. Wala akong mamukaan. Walang mukha ni Mang Ador. Walang mukha ni Tino ang naroroon. Hindi ako nawala ng pag-asa sa pagsili pero wala talaga. Magkakalahating oras na akong nakadapa lamang doon kung tatansyahin. Tuloy-tuloy ang kasiyahan at wala ka talagang paghihinalaan. Tumatawa na rin si Juan at maingay na nagkikwento. Hanggang sa walang ano-ano, merong tumayo na isa. Nagtanong ito ng palikuran gawa ng sumasama daw ang pakiramdam niya. Pupunta daw ba siya sa bandang likuran? Natahimik ang halos lahat ng nandun. Nakatitig lamang dito sa tumayo na ito na parabang may inaantay. Bigla namang tumayo ang isa pang kasama at ang sabi ay mamaya na daw sa palikuran. Kung gusto niyang magbawas o umihi ay doon na muna siya sa labas, sa may mismong harapan ng bahay. Binitbit siya nito doon. At pagkatapos noon ay bumalik na naman sa usual na ingay ang mga taong naroroon. Yun ang medyo magulo. Sa mga naroroon maliban kay Juan, hindi ko alam kung sino ang biktima at kung sino ang mga mambibiktima. Pero dahil doon sa narinig ko, nagkaroon ako ng ideya. Dahan-dahan akong gumapang pabalik kay Ruel. At ganun na lamang ang pagtataka ko, Sir Seth. Lumingali nga ako. Andun ang mga naiwan kong gamit pero nasaan si Ruel? Nagpanik ako, kinabahan. Ni hindi ko narinig yung galaw niya o ano. Bigla akong napaatras at dumayo ng konti sa may bandang mas mapuno pa. Tinalasan ko yung pandinig ko at paningin. Kahit isang anino lang sana ang makita ko. Alam niyo yung kaba ko? Yung dinig na dinig mo yung kalabog sa dibdib mo na para kang madudumi. Ganun na ganun. Hindi ako tumayo sa kinadadapaan ko. Ang isa pang ipinagpapasalamat ko noong mga panahon na yon ay walang mga alagang aso yung mga ito kaya naman hindi kami na ano. Tapos dito, may naririnig na akong konting kaluskusan. At maya-maya pa ay merong aninong gumalaw mula sa pinakalikuran banda ng bahay na yon. Hinawakan ko kaagad ang nakasukpit ko na patalim at abo. Kahit makaisa lamang siguro, ayos na sa akin. Palapit ng palapit ang anino sa una naming pwenestuhan ni Ruel. Pagapang ito, nang makalapit ay naibaba ko bigla ang patalim ko. Si Ruel yon. Hinanap ako ni Ruel. Nabawasan ang kabako at nang lumingon siya sa parte ko, kinawayan ko siya. Meron siyang itinuturo sa may bandang likod ng bahay na yon. Senyas siya ng senyas sa akin. Napaisip ako noon. Hindi kaya may nakita si Ruel sa likod? Ano kaya yon? O hindi kaya, alam niyo na siguro yung naiisip ko sa kung anong meron sa likod bahay na yon, di ba? Sumenyas ako kay Ruel na lalapit ako sa kanya. Pagkalapit ko, dali-dali kong pinulot ang lagayan ng gasolina ko sa maliit na bote. Pati yung itak kong tinanggal sa pagkakasukbit. Payo ko at paluhod kong binaybay yung pinakamababang parte ng lupa. Ganon sila kakampante, Sir Seth. Ni hindi nila bantay sarado ang labas ng lugar nila. Nagsasaya sila sa loob
at wala silang pakialam kung meron bang makakadiskubre sa kanila noon. Nakarating ako sa bandang likuran. Wala itong bakod gaya ng inaasahan. Sa malayo pa lang ay nakikita ko ng isang lamesa at isang parte na hindi ko alam kung malaking puno ng kahoy na putol na pabilog o malalaking bato na may nakapatong na uhay din ng mga palay at ng tela sa taas nito at merong nakatumpok sa tuktok. Alam kong karne yon. Meron akong nahagilap na tenga na katulad ng sa tenga ng baboy. May pagkakaiba ang itsura doon sa naranasan ko pero halos ganun din ang setup. Nanginginig ako sa lamig at kaba pero namamawis din ako sa takot noon. Wala pang laman ang isang lamesa. Ibig sabihin ay hindi pa nagsisimula ang kainang nilagyan nila ng pampatulog o pampantok. Ang sabi ng manggagamot na gumamot sa akin noon, marahil ang ginamit nilang hipnotismo para antukin ang mga biktima nila ay isang uri ng orasyon sa may pagkain. Lalo na at ang mga pagkain ng biktima ay nakahiwalay sa mga talagang nakatira doon. Dibali nang wala si Tino o si Mang Ador, ang importante ay may sapat kaming ebidensya para dito. Sa tansya ko ay mga ilang oras pa bago makabalik si Bal. Nakala ko talaga ay manghihingi pa ng tulong noon at hindi pa nakakahanda ang mga hihinga niya ng tulong. Madami akong iniisip habang tinititigan ko yung mga nakatumpok na karne. Pero hindi ako agad-agad dapat gumawa ng aksyon hanggat wala kaming kasama. Dihado kami. At kahit nakatakas ako noong una, alam ko na maliit lamang ang chance noon sa kadahilan ng meron akong dalang proteksyon. Pero noong mga panahon na muli kaming umakyat, may dala kaming panlaban pero hindi kasing epektibo nang binigay sa akin ni Tino. Tinandaan ko ang daan. Gumapang pa ako ng konti sa may damuhan. Yung tipong matatanaw ko si Ruel. Nakatitig lamang yung isa sa akin. Palalim na ang gabi nun, Sir Seth. At sa pagkakataon na ito, dito ko napansin na habang lumalalim na nga ang dilim, ay para bang mas lalong lumalakas yung abilidad nila. Yung pwesto ko na noon ay nasa may kanto ng pader ng bahay na malapit sa pintuan palabas sa likuran. May narinig ako nag-uusap doon. Na ipakain na nga raw yung dapat ipakain. Dahil nagsisimula na silang magutom. Para maaga silang makapagsayahan. Akala ko yun lang. Pero napatras akong bigla, Sir Seth. Nang bigla ko na lamang marinig ang tanong ng isa sa mga nag-uusap na yon. Boses babae. Naamoy mo yon? Sa labas. Dagli-dagli akong matras sa pinakatahimik na abot ng aking makakaya. Iniwan ko ang gas saglit sa may malapit sa likuran. Tumakbo ako palapit kay Ruel. Sinenyasan ko siya na yumuko noon. Habang dahan-dahan kaming umaatras, hanggang sa umabot sa puntong gumagapang na kami. Doon kami pumuesto sa padaos-dos na parte ng bundok, kung saan ang tanging nakaharang na lamang ay ang ugat ng puno. Naalala ko yung damo sa mga ilog noong tumakas ako. Sabi ko ay sumisid kami sa damuhan at mga nalaglag na dahon. Nagmatsyag ako. Maya-maya pa, napansin ko yung babae na lumabas doon sa may likuran. Sumilip, nakatingin na sa dilim ng paligid na para bang kitang-kita niya lahat ng nakapalipot sa kanya. Napalaki ako ng mata. Nang matuntun niya, ang pinag-iwanan ko ng gas noon.
Inamoy niya yon. Binitbit. Muling lumingalinga sa paligid. Hindi namin alintana ni Rowel noon ang kate at pawis na dala ng ginapangan namin pero tingin ko ay nasa may tamang layo kami para hindi kami maamoy. At isa pa, ang ihip ng hangin noon ay padireksyon na papunta sa amin kaya naman natutunaw ng hangin palayo ang amoy na yon. O di kaya natataboy yung amoy namin. Binitbit niya ang gas sa loob. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako na yon ang nakita niya. Kasi kung dinala ko pa yung gas na yon, siguro natuntun niya kami, di ba? Hindi na kami gumalaw noon. Doon ko napagtanto na masyado lang ba akong malapit kaya naaamoy niya ako? O talagang lumalabas ang pagiging aswang nila kapag gabing-gabi na? Hindi kami gumalaw sa pwesto namin. Pero naririnig namin na lalo silang nag-iingay. Kain lamang daw ng kain. Mga bagong luto o bagong batch ang niluluto noon. Ito na ang parte na siguro ay may pampatulog ng pagkain na ito. Hindi na namin alam kung ano pa yung hinihintay namin noon. Nagsimula na rin akong questionin si Bal. Baka mamaya kasabwat pa yun, di ba? Kalahating oras pang nakalipas, bigla na lamang kaming nakarinig ng mas malakas pang tawanan. Sobrang lakas talaga na hindi nila alintana kung may makarinig sa kanila. Ilagay na sa likod yung mga yan at ng malinisan. Huwag niyo nang uulitin yung dati, ah. Pinatay niyo agad bago katayin. Maganda yung gumagana pa yung mga laman loob habang binubuksan. Para sariwang-sariwa. Kinilabutan na ako noon. Gusto ko nang sumugod pero natatakot ako. Madadagdag lamang ako sa magiging pagkain nila. Si Ruel, nangangatog na at paiyak na rin noon. Sinisiko ko na lang. Uwi na ako. Umalis na tayo dito. Kinapitan ko na mahigpit si Ruel matapos niyang ibulong sa akin yon. Dinikit ko ang bibig ko sa tenga niya sabay bulong na makikita nila tayo pag tumayo tayo dito. Hindi ako sigurado kung maririnig nila yung kaluskusan natin pero hanggat maaari ay huwag kang gagalaw, Ruel. Mabuti nang magpaumaga tayo dito kung hindi nila tayo babalikan. Yumuko si Ruel at siniksik ang noon niya sa lupa. Tapos, biglang nagkaroon ng katahimikan. Yung ingay na mga nandun, para bang pababa ng pababa ang volume. Hanggang sa wala na akong marinig. Ang alam ko noon, hindi sila gumagalaw. Nanatili na lamang sila sa kani-kanilang mga pwesto doon sa loob. Hindi ko alam nung una kung ano ang ginagawa nila. O di kaya ay nakikimatsyag ba sila noon. Kinakabahan na rin ako. Nagdadasal ako na sana ay hindi nila kami naramdaman. Hanggang sa may napansin ako na may lumabas sa may bandang likuran. Parang nagliligpit. Mga ilang minuto pa bago ko maintindihan ang ginagawa nila. Dahil magmula sa kinaroroon na namin, ilang metro magmula doon ay meron kaming naririnig na mga yabag, kasabay ng liwanag ng mga ninggas ng apoy. Ibig sabihin, naramdaman na nila noon yung pagdating ng mga papalapit malayo pa lang. Kaya sila tumahimik. Sa parte namin ay nakikita namin yung bawat ginagawa sa likod na parte ng bahay. May inaasikaso, nagmamadali, may tinatago. Nang makalagpas sa amin ang mga grupo ng naglalakad na yon, nabuhayan kami ng loob ng makitang nasa may bandang unahan si Bal. Kasakasama nito ang grupo ng mga kalalakihan ng iba ay meron pang uniforme na
pang-alagad ng batas. Sa labas pa lamang ng tarangkahan, sinalubong na sila ng ibang mga kalalakihang taga doon sa loob. Dali-dali naman kaming tumayo. Dahan-dahang kinuha ang mga naiwan naming gamit ni Ruel sa isang puno. Hindi muna kami sumunod sa kanila. Magandang gabi sa inyo. Ano meron? Mukhang nagkakasiyahan ata kayo ah. Tsaka taga dito ba kayo? Tanong ng isa sa mga kasama ni Bal. Konting salo-salo lang. Alam nyo naman kapag tagutom eh. Kailangan bumawi. Sagot ng isa sa mga lumabas sa bahay. Lumingali nga ang mga hindi ko alam kong otoridad. Ganon? Pwede ba kaming pumasok? Dito na umangal ang mga tagaruan. May sinasabi na sila na salo-salo yon. Wala dapat makakasira ng kasiyahan nila at hindi naman talaga imbitado yung mga dumating. Pagkatanong ni Bal kung nasaan kami o kung may nakita ang mga tagaroon na dalawang lalaking nauna sa kanya, dun na kami lumabas. Sabi namin, nandito kami. Hindi kami nagdalawang isip na nagsabing nasa likuran yung mga katawan. Dun ay biglang sumingit ang isa sa mga babae. May binubulong sa kasama niyang nasa labas habang nakatitig sa amin ni Ruel. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito yung babaeng nakaamoy at kumuha ng gas ko noon. Walang nagawa ang mga tao doon kundi papasukin kaming lahat. Humarang pang ilan ng mga lalaki sa labas pero nakipagbanggaan ng mga kasamahan namin na may kalakihan din ng katawan. Tuloy-tuloy kaming lahat papasok. Hindi ko makita si Juan. Kinabahan ako. Pasigaw akong nagsabi ng sa likuran. Dumiretso kayo sa likuran. Pagkarating sa likod, wala na kaming naabutang katawan at mga karne. Pero sapat na yung makita naming may mga mantsa ng dugo sa paligid. Tumingin ako sa lamesa. May nakita akong isang putol ng buo pang kawayan nun. Meron itong dugo sa isang dulo na para bang ginamit itong pampalo sa kung sino. Siguro, yung isa sa mga scout ay may naaninag sa bandang unahan. Nagsigawan na kami at kanya-kanyang takbo para habulin yon. Ang sabi ng unang nakaaninag ay may mga tumatakbo umanong may buhat-buhat na kung anong mahabang katawan na nakapulupot sa may banig. Humabol kami. Yung mga kasama namin na nakauniforme ay nagkasanang kani-kanila mga baril. Malayo-layo na kami noon sa bahay kung saan kami galing nang bigla na lamang naming napansin na nasusunog na ito. Malakas yung pagmumura sa Espanyol ng isang kasama namin. Sabay sabing sinunog nila yung mga ebidensya. Parang ang pakiramdam namin, nasalisan kami, Sir Seth. Ang hinahabol namin kahit na may mga buhat-buhat ay napakabilis. Hindi namin maabutan. Pinagpatuloy namin ang pagtakbo sa paghabol noon. Yung maliit na patalim lamang noon ang daladala ko sa kamay. Hanggang sa pagkatapos ng ilang minutong takbuhan, naramdaman na lamang namin na tumatakbo kami sa madilim na parte ng bundok. Yung tipong yung dala nilang mga sulo ay hindi makatagos ang liwanag. Ganon kasukal ang gubat dati sa mga bundok, nung hindi pa ito kinakaingin at kinakalbo. Nagsasagutan na kami ng takbo lang, takbo lang. Dito na kami nakakarinig ng mga kakaibang tunog. Tunog ng mga angil na niminsan ay hindi ko pa narinig sa talambuhay ko. Ipapaliwanag ko yung tunog sa paraang maiintindihan ng lahat. Pinaghalong hinga ng kalabaw. Malaking boses ng umaangil na aso na merong hingal at hinga ng tao.
ganun na ganun. Yung alam mong nanggagaling pa rin sa tao yung mga tunog na yon. Hindi ko alam sa mga kasama ko pero sa dami ng yabag na nakikisabay sa mga gilid namin nun, mukhang hindi na kami ang tumutugis. Kami na ang tinutugis. May narinig kaming boses noon ang sabi ay, "Huwag tumakbo." Tumigil kaming lahat. Nagdikit-dikit. At kahit na wala nang humahakbang sa amin ay meron pa rin kaming naririnig na mga yabag na nakapalibot. May mga anino kaming nakikita na kumukubli sa mga puno nun. Ang malala ay napapalibutan kami. Ni hindi namin alam kung saan na kami dadaan. Nagsalita si Bal. Wika niya. Hahakbang siya. Sumunod kami. Walang mag-iiwanan. Paikot o pabilog ang pwesto naming lahat na magkakaharap sa labas ng bilog na ginawa namin. May pilit hinahagilap si Bal at bilang taong bundok ay pinagkakatiwalaan namin ito. Palipat-lipat ang paningin ko sa mga aninong nakakubli sa paligid nun. Sumusunod ito sa amin. Sa bawat hakbang namin ay ganun din ang paghakbang nila. Maya-maya pa, may sinaway ang isa sa mga naka-uniforme. "Anong tinututukan mo dyan?" Napatingin ako. Yung baril ng isa, nakatutok sa taas. Hindi na niya kailangang magturo. Dahil nang iniangat namin halos sabay-sabay ang ulo namin, kitang-kita namin sa taas noon. Sa pinakamaliit na tanglaw ng liwanag ng buwan, sa sukal ng gubat na yon, merong tatlo. Base sa kasuotan nila, isang babae at dalawang lalaki ang nasa may mga sanga. Daig pa ang unggoy na nakabukaka at nakadipanon. Nakahawak na nakabalanse sa bawat sanga ng puno. Habang nakaharap sa amin at unti-unti ding gumagapang sa kung saang direksyon kami papunta. "Huwag kayong magsayang ng bala. Habang walang nakakalapit o mananakit ay huwag kayong magpapaputok." Hindi ko magamit ang itak ko noong mga oras na yon. Kasi magkadikit kami kaya nagmistula akong kumakapit sa patalim at sa telang nilagyan ko ng abo at asin. Protektado namin si Bal. Hanggang sa makaramdam kami ng parte na tila pababa na sabi ni Bal ay bumalansi kaming maigi dahil medyo matarik pero kakayanin naman naming nakatayo yon. Nakalabas kami sa masukal na daan na yon. Dahan-dahan. Bawal magkamali sa bawat paghakbang. Hindi namin inalis ang titig namin sa mga aninong nakasunod sa amin nun. At nang tuluyan na kaming makalabas sa gubat, huminto ang mga ito. Nakatitig. Ramdam namin ang mga titig nila kahit na iba ito sa mga naririnig kong mga kwento na nagbabaga ang mga mata. Sila, purong madilim lang. Nakatayo sila sa kani-kanilang mga pwesto na tila nagmamatsyag nun. "Huwag niyong ialis ang tingin niyo sa kanila. Ngayon lamang kami nakasagupa ng mga ganyan pero naririnig na namin ang mga yan. Takot din sila sa bala at pulbura." Malapit na kaming makabalik ulit sa isang parte ng bundok na mapatag. Maliwanag na noon. Maliwanag na ang paligid ng dahil sa buwan. Nang walang ano-ano, napasigaw ang isa sa mga kasama namin. Muli kaming tumingala sa taas kasi may tinuturo siya. Yung mga nilalang na tinutugis kami, pumapataus-dos pababa. Napakabilis nilang tumakbo gamit ang kanilang mga kamay at paanon. Sumisigaw. Hinding-hindi ko makakalimutan ang liksi ng mga ito. Na parabang
pinagbigyan lamang kami na makalabas noon. Pinatot sa dahan ito ng isang putok ng baril pero ang bilis umilag. Pagkasigaw ng sinasabing leader namin na huwag nang magpapaputok at hindi pa natapos ang sinasabi nito ay biglang nagkanya-kanyang takbuhan ang mga kasamahan namin maliban doon sa kasama ng mga naka-uniforme. Nabulilyaso na. Kinapitan ko yung umiiyak na si Ruel. Sinigawan ko si Bal na huwag tatakbo. Hindi kami umalis ng dikit sa may mga baril habang ang iba ay pumadaos-dos na at nagkanya-kanya ng tapuhan. Mura ng mura yung lalaking kasama namin dahil sa biglang pagkakanya-kanya ng iba noon. Umiiyak si Ruel na sinasabing mamamatay na kami. Tinampal ko ito. Sabi ko, makakauwi kami. Kinuha namin ang oportunidad na nagkahiwa-hiwalay ang mga nilalang. Inuuna yung ibang tumatakbo ng kani-kanila lang. Dito ay dinoble namin ang paghakbang na patakbo ng hindi naghihiwalay noon. Dahil sa tansya namin ay hindi naaabot ng isang minuto, maaabutan kami kapag kami ang pinuntirya ng mga yon. Sabi ni Bal, kailangan naming makarating sa ilog dahil meron pang mga backup doon. Pagkarating sa patag ng mga humahabol sa amin, nagkalat din sila. Nagsimula na akong manginig nang makarinig ako ng isang sigaw sa hindi kalayuan. Humihingi ng saklolo at nagmamakaawa. Kasabay nito ay ang pagmumura ni Bal at sabi niya, "Boses ni Noel yun ah! Bal, huwag mo nang hanapin Bal! Huwag kang lalayo!" Ramdam ko yung pag-aalala ng kaibigan ko pero mas alam namin na lalala ang lahat kapag naghiwalay pa kaming mga natitirang magkakasama noon. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa mga nagtatakbuhan pero naramdaman na lamang namin na tumatakbo na rin kami. Sinasabayan namin ang bilis ni Bal at palingon-lingon kami sa paligid. May naririnig pa kaming isang putok sa hindi kalayuan. Nagtinginan ng mga naka-uniforme. Kumpleto sila. Ibig sabihin ay meron pang may dalang baril na iba maliban sa grupo ng mga naka-uniforme na yon. Hindi na namin alam kung saan kami sumuksok noon o saan kami pinadadaan ni Bal. Pero para akong nabunutan ng tinik nang muli kong narinig ang agos ng tubig. Ibig sabihin ay malapit na kami sa ilog. Dito na binaba ng mga kasama namin ang baril nila. Kanya-kanya na kaming buwelong tumakbo patungo sa ilog na yon, na siyang tanging pag-asa namin para makatakas. Patuloy naming tinahak ang daan. Si Bal lamang ang tanging tinitingnan namin para hindi kami magkawalaan nun. Bukod pa sa mga angil na para kaming hinahabol ng mga grupo ng mga baliw na asong gubat, ay naririnig pa namin yung mga halakhakan at kakaibang mga tunog na tao na parabang tunog ng mga tribo. Yung sila-sila lamang ang nagkakaintindihan. Nagbago na ang gaspang ng lupa sa pagtakbo namin noon. Hinihingal man pero nadagdagan ang lakas namin sa dagdag na pag-asang binigay sa amin ng ilog. Ang pagbabago kasi ng lupa, Sir Seth, base dun sa inaapakan namin. Ang pagkakaalam namin ay malapit na rin kami talaga doon. Hindi ko din alam kung ano ang dahilan noon. Pero ang sinisigaw ni Bal ay okay na kami pagkatawid namin ng ilog. Hanggang sa napahinto kami. Dahil may malaking parte ng dadaanan namin ang punong-puno ng kahoy at mga kawayan. Mahihirapan kaming pagsiksikan ng sarili namin doon. Nakaharang talaga siya sa dadaanan namin at kailangan naming kumaliwa. Dahil ang kanang parte ay isa pang harang na magpapaikot-ikot lamang kami.
Kumaliwa kami. Pero pilit naming pinagsisiksikan ang sarili namin na baka may parte ng sukal na yon na makakalusot kami kaagad. Puro maduduming salita na ang lumalabas doon sa isang kasamahan namin. Maabutan na kasi talaga kami noon, Sir Seth. Sabi pa ni Bal, ilang metro na lamang daw talaga. Ilang hakbang na lamang at andun na kami. Para kaming nasa palabas noon. Sabi ko, wala na to. Ang patuloy naming pagtakbo ay nasabayan ng pagtigil ng ang mga alulungan at boses ng mga naghahabol ay biglang nawala. Nagdikit-dikit kami noon habang dahan-dahan naming tinuloy ang paglalakad pakaliwa. Hindi kayo aabot ng 20. Mahigit tig 20 ang mga bala ng bawat isa sa amin na may dalang baril. At sa tagal na namin sa paghawak nito, marami na ang 2 bala sa bawat isa sa inyo. Panakot ng leader ng grupo. Dito sa pagkakataon na ito, binaklas ko na ang asin at abo sa kani-kanilang lagayan. Inilagay sa magkahiwalay na bulsa. Nilabas ko ang itak ko at ang patalim. Sa totoo lang, na-question ko na ang sarili ko kung bakit ako nandun. Kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ako tumugis sa muntik ng pumatay sa akin. Pero wala eh. Kahit siguro hindi ko ginawa to ay hindi din talaga ako matatahimik. Nalimutan ko na si Tino. Nalimutan ko na si Juan. Basta ang makatakas lamang kami ng ligtas ay ayos na sa akin noon. May mga galaw sa mga damuhan, sa mga punong nakapaligid sa amin. Sa bawat kaluskusan ay siyang tutok na mga kasamahan namin ng kanilang baril. Hanggang sa walang ano-ano, isang putok na naman ang narinig namin sa hindi kalayuan. Kasabay noon, may mga gumagapang na mabilis naming nakikitang papalayo sa amin, papunta sa tunog ng isa pang putok. Sinabayan pa ito ng mga sigaw. Nagtataka na kami kung sino nga ba ang mga yon at kung ano na ang nangyayari sa paligid. Nang makita namin na halos lahat ng anino ay palayo na, ay siyang sabi ni Bal na bilisan na. Pero hindi namin inakala, Sir Seth, na may natira pa pala. Nagulat kami nang ang isa sa pinaka nasa likuran namin ay bigla na lamang naghihihiyaw noon. Isang tunog ng bangga sa kawayan ang narinig namin at napatulala kami nang makitang napakalayo na nitong kasamahan namin sa amin na humigit sa 20 metro na ang pagitan. Takang-takang katabi niya. Nagpagulong-gulong sila sa lupa noon. Sigaw ito ng sigaw. Napilit niyang pinapatutok ang dala niyang baril pero dahil sa may kahabaan nito, hindi niya magawa. May nakapatong at nakapilipit sa kanya na isang anino noon. Itunutok ng mga kasama namin ang baril sa kanya pero hindi magawang maputok gawa ng napakadelikado. Baka siya pa ang matamaan sa pagputok noon, di ba? Dahan-dahan kaming lumapit pero ang labis kong ikinagulat sa lahat ay ang biglang pagtakbo ng kanina ay takot na si Ruel. Sabay kapit nito sa nilalang na yon at pinag-iindahan nito ng saksak. Pero parang wala lamang yun sa nilalang. Nagawa niya pang makipagbuno sa 2 tao sa lupa. Itinulak nito si Ruel at nang makabitaw ang kaibigan ko, ay pinilipit naman itong hatakin ng isa pa. Dito na ako naglakas loob na tumakbo palapit. Nang malaman ng nilalang na dihado na siya at nawala o lumayo ang mga kasama ay bigla itong bumitaw. Pero ang ginawa ng lalaki ay kinapitan ito. Sa muling paglunday ni Ruel sa likuran ng nilalang at inakap ito, nagkaroon ako ng pagkakataon na hatawin ito ng itak.
Kahit na nakagapos na siya ng dalawa, ay nakailag ito kahit papano. Nadaplisan. Pero ang nakapagtataka ay tumalbog labang sa kanya yung talim ng pag-itako. Binitawan kong itak. Ininda ko ng kutsilyo yon. Pero ganun pa rin. Kaya pala malakas pa nito. Sa sobrang gigil ko, Sir Seth, binitawan ko ang patalim at dinakot ko sa magkabilang bulsa ang asin na tabo at ipinasak yun sa bibig niya. Sabay akap sa liig nito. Dito ay lalo itong nagwala kahit liig lamang ang gamit niya sa pagwala ay para akong tatalsik noon sa lakas niya. Nagkaputukan na. Sa pagkakataon pala na nakikibuno kami ay may mga nilalang na papalapit at pabalik sa amin. Sinigawan kami ng kasama namin na bitawan na. Dihado na kami at pabalik na umano sila. Bumitaw si Ruel at ang isang kasama naming sundalo nun. Ako yung huli, kaya ako ang nabalibag nun. Sa pagkakataon na yun ay isa pang putok ang narinig ko galing sa kasama namin na naging dahilan para pumilipit sa sakit at magpagulong-gulong ang nilalang na ginapos namin. Hinatak ko si Ruel. Hinagilap ko ang kutsilyo at itak ko pero hindi ko na makita kung saang lupalop ko binitawan yon. Muli kaming nagsama-sama at tinuloy na ang pagtahak ng daan. Habang ang nilalang na natamaan ng baril ay hindi na namin alam kung ano ang nangyari. Tanging ingay ng tili at hiyaw lamang mula sa kanya ang naririnig namin noon na hindi namin alam kung dahil ba sa nasasaktan nito o baka naman nagtatawag. Takbo lang ng takbo. May narinig na naman kaming putok ng baril. Ibig sabihin ay kung sino man ang may hawak noon, buhay na buhay pa siya. Sa bandang unahan ay may nakita kaming espasyo na pampadaos-dos na para itong kanal na sa tingin namin ay nadadaluyan ng tubig pababa sa bundok kapag umuulan. Ipinagkasya namin isa-isa ang sarili namin doon. Pinakahuli na pumadaos-dos ay ang boss o leader ng mga sundalo. Hindi namin halintana ang katin ng katawan ng mga kawayan, ang tama ng mga tinik na dala ng mga maliliit na kawayan at kung ano pa. Naramdaman ko pa noon na may dumaplis sa mukha ko sa bandang mata at napakahapdi nito. Hanggang sa makarating kami sa tubig, malalim na parte ito ng tubig at kailangan naming lumangoy. Mabuti na lamang at lahat kami noon ay maalam. Isa-isa kaming dumikit sa gilid at kumapit sa mga baging noon. Halos ibaon namin sa luwad ang mga kamay namin para makakapit lang. Ako at si Balang unang nakaakyat. Tapos si Ruel. Yung ibang mga kasama namin ay nagpatianod naman sa pangpang. Sa madaling salita ay nagkahiwalay kami. Pero kita pa rin namin ang bawat isa. Saglit na katahimikan na naman ang bumalot sa amin noon. Nang muli naming marinig ang mga angilan at hiyawan na parang muli na namang nagtipon-tipon na mga natira doon. May putukan na naman. Takang-taka talaga kami kung saan nang gagaling yon. Hanggang sa nagpaputok na ang mga kasamaan namin sa kabilang pangpang. Tumalon na kayo! Sisirin nyo na papunta sa amin! Napatanong pa kami kung bakit pero noong maramdaman namin na may mga nagbabakli ang mga puno mula doon sa taas kung saan kami nanggaling, na para bang may kung sinong tumatawid doon. Parang alam ko na ang ibig sabihin nila. Sabay-sabay kaming tumalon pabalik sa malalim na parte at kasabay noon ay ang putukan. Ayon sa mga sundalong nakasama namin ay parang nililipad lamang umano ng hangin ang tatlong aninong palipat-lipat at nagsusumiksik sa mga puno. Dahil sa hindi kalakasan ng hangin at maliwanag ang buwan,
ay nakikita nilang parang mga unggoy na walang mga buntot ang mga ito. Diretso lamang kami sa paglangoy hanggang sa maapakan na namin ng dahan-dahan ang pataas na parte ng ilog at halos pagapang na kami napapalapit sa kanila. Hihingalin pa sana talaga ako noon at gusto kong magpahinga. Pero nang makita ko yung sinasabing tatlong aninong gumagapang na pababa sa puno at nakatayo doon sa parte kung saan kami nanggaling, muli akong napatayo. Napamura pa ako ng mapagtantong basa ako. Natunaw na ata ang asin at abo sa bulsa ko noon. Dito ay nagpulot na kami ng bato kung sakali man. Tanging si Ruel na lamang ang may dalang patalim noon. Gumalaw ng patagilid ang tatlong humahabol sa amin. Sa kabila sila ng pangpang. Sa muling pagkakataon ay nagkakaharap kami ng hindi tumatakbo. At dahil sa maliwanag ang buwan, kahit papano, habang naglalakad kami sa direksyon na tinuro ni Bal, sumusunod naman sila sa direksyon sa kabilang pangpang. May mga damit sila pero bukod sa gulagulanit na at magulo, ay madumi na ang halo ng mga kasuotan. Yung buhok, oo, tao. Pero ang kaanyuan, hindi ko masabi. Para silang binalatan. Yung parang lungganisa o tosino ang kulay at tekstura ng kanilang balat. Naaninag ko yung kinang na mamantika nilang mukha. Medyo may kahabaan ang kanilang daliri at kalaparan ng kanilang mga kamay. Pero bukod pa doon, ang katawan nila ay parang kasing payat ng mga hinulmang katawan na panakot sa mga ibon sa bukirin. Ilang beses naming tinanong si Bal kung tama pa ba ang direksyon na tinatahak namin. Dahil sa bandang unahan ay masyado nang mababa ang tubig tawiran. Kayang-kaya niyang tawirin ng mga halimaw na ito. Pero si Bal, patuloy pa rin na binabaybay ang daan noon. Nung malapit na kami sa parte na pababaw na ang tubig, dito na nagsabi si Bal na tumakbo. Agad kaming sumunod kahit na masakit sa paa ang mga bato at mga tinik na nakakalat. Samantalang ang mga sundalo ay hindi maalis ang titig noon. Biglang sumunod ang mga nilalang na ito at nang mapansing mababaw na nga ang tubig doon, nagsimula na silang tumawid. Yun na ata ang pinakamabilis na tawid na nakita ko dahil nung lumingon ako, Sir Seth, pababa pa lamang sila ng pangpang. Pero pagkabalik ko ng tingin ko sa may tinatakbuhan namin, nakarinig ako ng isa pang putok galing sa amin at nang paglingon ko ay halos ilang metro na lamang ang lapit na mga yon sa amin. Tumigil si Bal. Tumigil kaming lahat. Sige, lumapit pa kayo. Pauulan namin kayo ng bala. Nakatitig lamang ang tatlong yon. Nakatayo na napakakalmado. Dito, naglakas loob na akong magsalita. Magkakamag-anak kayo, di ba? Siguro naman, naiintindihan niyo pa rin ako. Naiintindihan niyo pa rin yung sinasabi ko. Gusto niyo bang mamatay ang isa sa inyo para lamang makuha ang isa sa amin? May mamatay sa kaanak niyo? Kaya nga kayo umiimbita ng patago dahil alam kong ayaw niyo ng gulo, di ba? Wala kaming narinig na sagot mula sa kanila. Pero si Bal, sabi, wala umano doon yung mga tinawag niya. Hindi na namin napapansin na patuloy pa rin ang putukan sa kabila noon. Sabi ni Bal, dapat dito sa tawiran sa kabilang pangpang niya makikita ang mga kasamahan niya. At nang tanungin namin kung sino, lingid pala sa kaalaman namin, Sir Seth. Kaya pala napakaalam nitong si Bal sa bundok. Sa tagal na naming pagsasama ay hindi namin alam na miyembro pala ito ng mga tulisan o ng mga bandido. Nang sabihin ito ni Bal
Minura ito ng sundalo. Siguro daw ay sinadya nito na sila ang maging frontline. Hindi na nakapagpaliwanag si Bal dahil biglang padahan-dahan yung paghakbang ng mga nilalang na yon palapit sa amin. Dahan-dahan din kaming umaatras. Wala na tayong magagawa dito. Pag sumugod sila, magpapaputok na tayo pero siguraduhin yung tatama. Huminto ang mga nilalang nang marinig yon. Akala namin ay hindi na sila susunod pero biglang bumuelo ang mga ito at patalong-talong lumapit sa amin. Dito na umulan ng putukan, yung mga may baril. Wala kaming maitulong kaya pinanood na lamang namin sila mula sa likuran. At dahil sa hindi naman ganun kabilis ang pagkasa ng mga makalumang baril at paatras ng paatras habang kumakasa at nagpapaputok ang mga kasama namin, ang buong akala namin ay katapusan na namin. Pero sadyang hulog ng langit nang makarinig kami ng putok maliban sa parte namin noon, galing sa kabilang pampang. Nagulat ang tatlong nilalang na halos abot na ang mga sundalo noon. Nakailag ang mga ito, pero may nadaplisan. Sa pagkakataon na yun ay trumiple pa ang putukan ng baril at parang mga asong humangos at tumakbo gamit ang mga kamay at paa ng mga nilalang. Tumakbo sa iba't ibang direksyon at halos gawin kaming pangharang at mabilis na pumaakyat dun sa pangpang na yon. Patuloy pa rin ang pagbaril nila. Yung mga tunog ng mga bakas at galawan ng mga puno ay palayo. Ang mga sundalo ay tumutok ng baril sa kabilang pangpang nang makita nilang mga tulisan ng mga yon pero dali-daling pumagit na si Bal. Nagwika ito na huwag magpapaputok. Magkakakampi sila sa pagkakataon na yon. Tinawag ni Bal na Manong Ukuya ang isa sa mahigit isang dosena na bumaba. Kabilang na dito ang ilang mga kataong nailigtas nila. Mga kasama namin ito na hinabol din ang mga nilalang. Pero merong iba na wala na. Hindi dahil hindi na makita kundi dahil natagpuan na lamang ng tulisan na gutay-gutay na ang katawan at bali-bali ang buto. Nang mapagtakbo kami sa kabilang pangpang ay merong hinulog ang parang ama-amahan o leader ng tulisan na yon. Isa itong putol na ulo at kung hindi ako nagkakamali, kamukhang kamukha yun ni Johnny. Kilala ko ang mata at ilong maliban sa parting bibig nito kung saan ito pinugutan. Dahil mahaba-haba ang uso niya, lumalabas ang gilagid na parang aso at makakapal ang mga ipin niya na patatsulok. Hindi karaniwan o hindi pang karaniwan ang ipin na yun, Sir Seth. Wala akong nakikita na ipin ng tao na ganon. Yan lang ang napatay namin. Nawala nang iba. Ang lilikse. Sayang yung bala namin. Nang marinig ko yun galing sa mga tulisan, napaupo na lamang ako sa may batuhan. Si Ruel, naubusan na ata ng luwa. Etong si Bal pala, habang pinagpaplanuhan namin ang pag-akyat ay nakausap na pala nito ang mga tulisan. Dahil kagaya ng mga sundalo ay matagal na rin silang tumutugis sa mga ganitong uri ng nilalang. Pero wala silang mahanap na lead nun. Kumbaga, kinuha ni Bal ang oportunidad sa akin. Dahil ang iba sa mga tulisan na yon ay nabiktima na rin ang kanilang mga kaanak. Ilang beses na umanong muntikang magkasagupaan ng mga nilalang na ito at sila. Pero ang bibilis at hindi talaga matugis-tugis ang mga ito. Kaya ang plano ay paghahabulin ng mga ito pababa ng bundok at doon nila tutugisin sa may bandang paanan kung saan sa ulo na nilang lugar. Sa madaling salita, Sir Seth, ginawa kaming pain. Ang mga putukan na naririnig namin ay sa kanila galing. At ang isang kasama nilang si Noel ay kaanib din nila na mabuti ding nakaligtas nun. Yung sumigaw si Bal. Ang naputol na ulo na pinaghihinalaan kong si Johnny ay naabutan umanin nila
dahil sa nanghihina ito. Kaya malakas din ang kutob ko na si Johnny yung nakipangbuno sa amin noon at natamaan ng baril. Umikot pa mga tulisan noon para hanapin ang iba pang katawan ng mga kasama namin. Pati na ang katawan ni Juan. Kung maaari pero wala talaga. Ayaw na rin nilang umakyat doon sa parte na masukal kung saan kami pinaikutan. Dahil sa tingin nila ay mas kabisado ng mga nilalang na yun ang lugar. Baka mapahamak lamang sila. Nagkasundo ang mga sundalo doon at rebelde na kunwari ay parang wala lang nangyari. Pero kinaumagahan ay ang mga sundalo naman ang bumalik doon sa may sinunog na bahay kasama si Bal. Hindi sinuplong ng mga kasama naming sundalo si Bal. Hindi kami pwedeng sumama noon kasi madadawit talaga ako at baka malaman pa ito ng ibang kaanak ko. Ang alam kasi nila ay nakitulog ako sa isa sa mga kaibigan ko noon. Gawa ng Sabado naman sa susunod na araw. Nabalitaan ko kay Bal na may mga naiwang laman-laman pa nga doon sa bahay na hindi naubos kaagad. Kumbaga, mga katiting lamang na mga tapyas. Ganon. At sa pag-ikot-ikot pa nila base sa pagkakaalala ni Bal sa dinaanan ng mga hinabol namin, may mga nagsilaglagang mga ritaso ng damit at kabilang sa mga nahulog, naiwan o tinapon doon ay ang telang may lamang asin at may lamang abo na malakas ang kutob ko na yun ang naibigay ko kay Juan. Ayoko mang isipin pero nalaman namin mula sa pamilya ni Juan na hindi na nga ito umuwi pa. Pero ang hindi lamang nasunod noon na katulad ng nangyari sa ibang na biktima, walang natanggap na karne ang pamilya niya. Mabilis na natapos ang tag-init at ang kasunod na naman na tag-init ang iintayin para lumabas o magsalo-salo mga ito. Hindi na ako umasa noon na magpaparamdam pa ulit sa bayan namin ang grupo ni Mang Ador o ni Tino o yung huling nakasagupa namin pero mga ilang buwan ang lumipas kung kailan inakala ko napatay na si Tino. Nagkamali ako. Hindi ko akalaing magkikita kami ni Tino. Pero sa pinakawirdong paraan na hanggang ngayon ay hindi ko mapaliwanag. Binalitaan ako ni Bal na isa sa mga bagong recruit noon ay ang taong nagngangalang Faustino. Nakiusap ako sa kanya na kapalit ng isang sako ng parte ko sa palay ay gusto kong makita yung tao na ito. Nung una ay ayaw tanggapin ni Bal ang ibibigay ko sa kadahilan ng nagdadalawang isip siya kung iisa lamang ba ang Faustino na yon sa Faustino na hinahanap ko. Dahil hindi daw ako kilala ng lalaking yon. Malakas ang kutob ko, kaya nagpumilit ako. Pumayag si Bal. Binaba niya ito isang hapon. Agad-agad kong nilapitan itong si Tino. Kinamusta? Pumayat, medyo tumanda ang itsura at numipis ang buhok pero sigurado akong si Tino yon. Ang dami kong sinabi sa kanya. Pinapasok ko siya sa bahay pero ayaw niya. Nung sabihin ni Bal na dati niya akong kaibigan, nanlaki ang mga mata ni Tino. Nakita ko na medyo may galak sa mga mata niya na para bang may gusto siyang malaman. Bagay na ikinataka ko. Walang maalala ang kaibigan ko. Ayon kay Bal, sa patuloy nilang pagtugis sa mga grupo, pati sa mga militar ay nagpagitna siya. Marami silang nakitang mga tira-tirang buto na itinapon sa masukal na parte ng gubat kung saan wala pang nakakapasok. Pero hindi nila akalain na makakakita sila ng isang buhay na tao doon, nakaupo sa isang puno, tulala, at walang maalala kundi ang sariling pangalan lang. Kinuha nila ito. May mga kasama din silang mga manggagamot noon. Dahil din naman sa ayaw nila magtiwala ay minatsyagan nila si Tino. Wala naman umanong kung anong masasabing aswang ito. Normal na tao kumbaga.
kumakain ng pagkain ng tao. Nakisalamuha ng maayos. Medyo kabisado din uman nito ang pasikot-sikot sa may bundok. Pero kapag tinatanong kung paano niya nalalaman yon, hindi niya maipaliwanag. Ang hinala ay nahipnotismo o natroma ito at iniwan na lamang kung saan-saan. Maski ako, Sir Seth, hindi ko maipaliwanag yung kay Tino. Wala akong maibigay na eksplanasyon. Lalo na, at hindi pa naman namin alam kung ano ba ang panghihipnotismo o dasal o kung ano ang meron sa mga aswang dati. Pero yun na ang huli naming pagkikita ni Tino. Dahil ayon kay Bal, hindi na daw ito pinayagang bumaba pa. Makalipas pang ilang buwan, si Bal hindi na rin bumaba. Si Ruel po kasi ay hindi na rin nagpakita at iwas na rin sa amin matapos ang trauma namin na yon. Bilang lamang sa amin ang nakakaalam sa sagupaan. Pero alam mo, Sir Seth, bago ko tapusin itong karanasan na ibinahagi ko sa inyo, napapatanong din ako. Kasi si Bal, matapos makilala si Tino, hindi na rin nagpakita o bumaba pa ng bundok hanggang sa tumanda na akong lahat-lahat at nagkaanak. Hindi kaya nagkukunwari lamang si Tino? Hindi kaya ibang modus na naman nila yon para makakuha ng mga bibiktimahin? O ang malala, yayang gawin? Alam kong paliwanag lamang ang tanging habol ko kay Tino. Pero nung huli ko siyang makita at iba na ang pakiramdam ko, parang ayaw ko nang alamin pa ang kasagutan. Sigurado na akong hindi na ako aakyat pa ng bundok para lamang malaman yon. Lalo na kung kapanahunan ng tag-init, kung saan walang makain, kung saan tag-gutom, ang mga nilalang na nagkukubli sa bundok.